Good afternoon, everyone, and welcome to our app development using Flutter day 2. So, pasensya na po kung medyo late po tayo ngayon. So, I hope everyone had their lunch po. So, just okay, just a short recap lang po on what we have learned yesterday. So our resource speaker, Sir John Robert Delinila, discussed to us about the introduction of Flutter, why we use Flutter, and how to install the Git, the Flutter, and the Android Studio to our devices. So please do not forget to fill out our attendance form for day 2. So dun pa ako magsasend po later ng mga recordings natin and siguro yung mga materials na gagamitin po for this training. Okay, so without further ado, I am now giving the floor to our resource speaker, Sir John Robert. Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Thank you. And good afternoon po ulit, everyone. Okay, so na-install na po ba natin yung assignment po natin kahapon, yung operating system po para po sa emulator natin? Ayan, so, yun. So, yun, sige po, patype po ng one sa chat box kung okay na po. Working na rin po ba? Na-open na po natin yung emulator. Yan, so, ayan, sige po. So, marami na rin po pala. And so, i-share ko lang po yung screen ko. Ayan. Hello po. Audible lang po ba ako or okay lang po ba yung audio ko? Mas malinaw yung kahapon, sir. Baka may okay. Okay, sir, sige po. Alisin ko na lang yung headset ko. Ayan. Hello po. Ayan, sir. Mas audible na po. Ayan. So, ayun. So, balik po ulit tayo dito po sa Android Studio natin. Open po natin siya. And then, kapag okay na po, nakagawa na po tayo ng emulator po natin, makikita po natin dito sa may... Sa akin po kasi ang pangalan po, pa po nito is AVD Manager, pero sa version po ng Android Studio nyo is Device Manager na. Pag ito po, ito pong icon na to, itong may ano po, Android phone tsaka may icon ng Android. I-click lang po natin ito, itong nasa upper right na icon. Then... Yan, so yan. So magpapakita na dito guys yung mga in-install nating emulator and ready to use na siya. So ganito na rin po ba yung nagpapakita sa inyo na ano? Okay. Nagsama pa ba? Ayun, so yan. So kapag gusto na po natin itong i-run yung na-install po nating emulator, i-click lang po natin yung ano yung itong play icon po na nandito. I-click lang po natin to para po mag-run yung emulator natin. Then, subukan na nating i-run. Yan. So, click lang natin to guys. Yan. So, minsan, nagagano'n yung sa ano natin, yung emulator natin, nagpapakita na unable to locate. Pero okay lang. So, wait lang po natin saglit. Yun, so sa una po talaga medyo mabagal yung pag-open nito. So ganito, may pinapakita ng black screen na emulator. So wait lang natin siya mag-open.
By the way guys, nakagawa na rin ba tayo ng ano natin? Ng sample natin na Flutter project. So parang ganito, meron na bang pinapakitang ganito, sample na project natin? So need din natin makagawa ng ano? Sir Kate, hindi pa po ba kayo nakagawa ng sample na project? Okay, so pag sa mga nasa ano po, sa mga nasa welcome screen ng Android Studio natin, kapag inopen natin yung Android Studio tapos nasa welcome screen pa po tayo, i-click lang natin yung start new Flutter project. So parang ganito po, pag click natin siya, start new Flutter project. Or kapag meron na tayong project na na-create, click lang natin yung new tapos start. Sa mga nasa welcome screen po, is ang papakita doon is start new Flutter project. Then, so parang ganito po yung magpapakita kapag click natin yun. Ayan, so ganito. So ganito na rin po ba yung nagpapakita sa atin? Itong may nag-pop up po na dialog. Yan. Then, sa mga wala pa pong ano, sa mga wala pa pong hindi pa po na-set yung SDK path nila dito, minsan po kasi hindi automatically na na-detect ng Android Studio natin yung ano, yung SDK path na sinet natin. So, kailangan po natin minsan na i-specify pa kung nasa ang SDK yung Flutter natin. So, bale, nandito po siya sa C drive, tapos under po siya dun sa training dito. And then, piliin po natin yung bin na folder. Ay, no, itong Flutter lang po pala. Yan. Then, click natin yung next. Yan. Tapos, ilagay na lang natin kung ano yung project name natin na ilalagay for Flutter. Yan. So, halimbawa is hello world. Yan. So, wait lang natin maka-create ng new project. Ayan. So, sino na pong nakagawa ng ano ng new project nila and may running na ring emulator dito? Ito pa. So, wait lang po natin kasi meron pang loading dito sa may bandang baba. Ayan. So, patype po ng 1 kapag okay na po, may project nang nagawa, then running na po yung emulator. Yun, so pwede na tayong i-run yung app natin. Hindi po maklik, ma'am, sa San Carlos po. And sir, pwede rin po sa ano sa actual device. Pag sa actual device po is kailangan po muna nating i-activate yung developer options natin. So, bale punta po tayo sa ano sa settings. Tapos i-click po natin yung ano developer of about phone po or about device. Ma'am, sa San Carlos po, pwede po ba tayong magpakita ng screenshot para po makita ko po kung ano po yung pinapakitang message?
Tapos sa mga ano po gustong gumamit ng physical device, punta muna po tayo sa ano sa settings. And then hanapin po natin sa settings yung ano yung about device or about phone po ng settings natin. Tapos makikita po natin dun yung ano yung system information, software information po. And i-click lang po natin yung ano yung build number niya. Ma'am, hindi po ba ma-click to? Itong nandito po. Ma'am, ano po yung pinapakitang message po pag clinic natin yung device manager? Sir Robert, baka pwede po mag share screen na lang siya, sir. Ah, okay po. Sige po, sir. So, kung pwede ma'am, pa-share screen na lang po muna para po makita po natin kung ano po yung bandang error. Naku. Ano ma'am, try po natin punta po sa file sa may left side. Tapos invalidate. Yan po, invalidate cache po natin. Ayaw pa rin, ma'am. Ano po ma'am, try po ulit natin na i-close yung ano natin, yung Android Studio, tapos i-run as administrator po natin yung Android Studio. Ayun, so... Hindi pa po nagpapakita yung ano dito. Sir, yung pinapakita ng emulator. Try po ulit natin na ano, pag ganun po is punta po tayo ulit dito sa device manager, tapos first po is i-close po muna natin to. And then i-click po natin, i-open po natin yung cool boot now. Ganito po. Ay, sorry. Open na present. Ayan. So,
Ayan. So, bali pag black po yung screen natin, i-close po ulit natin. And then, i-click po natin dito po sa EVD manager or device manager. Tapos, i-cool boot now po natin. Then, mag-open po ulit siya pero magre-restart po yung UI ng operating system. So, doon po sa ano LGU San Carlos. Try po nating ano ma'am i-open po yung project natin. Bali i-delete po natin tong ito po. Ito ma'am. Bali try ko pong i-delete itong .id idea po. Ayan, then try po ulit nating i-restart yung app. Ay yung project po natin. So bali try ko pong invalidate cache restart ko. Sir Kendral, ano po yung ayaw sa inyo? Yan, so wait lang po natin ulit na i-restart. Kasi kung ayaw pa rin po sa administrator mode, baka yung ganun po. Ayaw pa rin po. So ano sir, i-locate po natin yung ano dito sir, Sir Roberto, yung Flutter SDK po natin. Nasa ano po siya, nasa C drive po natin siya. So click lang po natin yung 3 dots doon. So parang ganito po. So pakita ko lang po ulit ha. So bali pag gagawa po ng ano, new Flutter project. Tapos wala pong naka-indicate na SDK path dito. So click lang po natin tong 3 dots. Ayan. And then punta po tayo dun sa ano, sa kung saan po natin na i-extract yung ano po natin, yung SDK Flutter natin. So nasa C drive po siya. And then yung pahanan po ng folder na ginawa po natin, parang dito po sa case ko training. And then piliin po natin yung pinakahuling Flutter na folder, parang ganito po. Ayan. So kailangan po nating i-locate na kung saan natin in-extract kapod yung Flutter SDK natin. So parang dito po, pinili ko po siya, nasa C drive siya. Then nasa loob siya ng training na folder, tapos nasa Flutter na folder. And then piliin lang po natin yung pinakahuling Flutter po na folder na nandito. And then pwede na po, i-click na po natin yung next, and then finish. Ayan po. Dito ma'am, sa ano po, sa LGU San Carlos, try po natin dito po sa tools. Tapos ano po, dito po sa may device manager kung pinagpapakita po dito. Ayaw din po. Kung ayaw pa rin po, try po nating i-restart po yung ano natin, yung machine po natin.
Tapos mag-rejoin na lang po ulit tayo dito sa ano, Zoom meeting. Kasi minsan po sa ano po 'yan eh. Sa mismong machine na po. And then make sure po na yung Android Studio is naka-run po siya sa as administrator. Ayan. So, okay na po ba, Master and Ma'am? Nakagawa na po tayo ng basic po na Flutter project natin and naka-open na po yung emulator natin. Ayan. Sa mga ano po, sa mga gagamit po ng physical device nila, kailangan po muna nating i-open po yung ano, yung USB debugging under po sa developer options. Pero bago po ma-open yung developer options, kailangan po muna nating i-activate yun. Kasi by default po naka-hide po yung developer options natin. So bago po ma-activate yun, punta muna tayo sa settings ng device natin. And then nanapin po natin yung ano, yung about device or about phone po. And then pag na-click na po natin yun, piliin po natin yung software information na nandoon. Tapos i-click po natin yung build number niya. And after po nun, i-click lang po natin ng maraming beses yung build number. And after po nun, baka po may magpakitang password. I-input na po natin yung password natin. And then makikita na po natin dun yung developer options. Yan. Tapos sa loob po ng developer options, nandun po yung USB debugging na ano, toggle. And i-on lang po natin yun. May nakagawa na po ba? Di ko po kasi ma-demo po eh. Parang try ko po dito sa emulator. Yan. Sa mga gagamit po ng ano nila, ng mga physical device po nila. Yan, parang dito po. Pwede rin po yung Android version kung makikita nyo po. Basta malocate po natin yung build number. And then, i-click lang po natin to ng maraming beses hanggang sa may magpakita pong toast message or may magpakita pong pag-iinputan ng password natin. And then, after po nun, makikita na po natin dito yung developer options. Nandito po. And then, sa loob po ng developer options na yun, latest. Ano po yung ano nyo, sir? Yung nasa ano na po kayo? Android R? Ayan, so sino pa po yung ano, hindi po naka may wala pa pong device na gagamitin or hindi pa po up yung emulator nila, pa-type po ng 2. Ayan, so Sir Michael, ano po yung mga ano po gamit po natin na emulator po ba? Or hello? Or physical device po? Emulator? Yung sa emulator po, hindi po mag-open, sir? Hindi po nag-open sa akin, sir, yung ano, yung emulator. Ano po yung as in hindi po nag-open tong program po na to, sir? Yes po. Simula nung nag-start ako ng new Flutter project. Pero doon sa pinakaunang project kanina is napagana ko siya. Okay po. Mag-start ako ng hindi Flutter project. Sa new project lang ako. Okay po. Trinay na po natin mag-ano, sir? Cool boot now? Yes po. Trinay na po. Okay po. So, ano po, dito na lang po sa ano, sa baka kulang po tayo ng SDK tools.
dito po sa may yan. So bale dapat naka-check din po yung sa may Android emulator natin. And dito po sa emulator accelerator po na ganito. SDK tools and then ano po? Naka-check naman lahat certain tools na ano needed. Pati rin po yung sa may Android emulator, sir. And yes po, naka-check po. May pinapakita po bang message dito, sir? Kapag ayun, suggest po ni Sir E.R. Tamayo, pwede daw po nating i-wipe data para talagang mag-restart yung emulator natin. Oops. Sir Redolphin, naka-ano na po ba doon po sa taas pag na-connect na po natin yung connector po is doon po sa phone natin is dapat naka-shared files na po. Parang hindi lang siya just charging. Dapat naka-shared files din po. Nagawa na po ba natin yun? So, bali po dito po sa Android Studio natin, magpapakita na po suppose dito yung device natin. As long po na naka-open na yung USB debugging and then yung naka-ano na po. Ayun, so yun. Okay na sir, ready na po na i-run. So Sir Kendrel, nag-ano na po ba tayo dito sa may SDK tools natin? Naka-check na rin po ba yung sa may ganito po? Sa may ganito po natin, sir? Ma'am Donita Rose, nakagawa na po ba tayo ng device natin na emulator? Ayun, so sino pa po yung ano yung hindi po nakakapagparan pa ng ano ng emulator nila? Ayun, okay na po ba na pagparan na po? Para and kung hindi pa po natin naparan, pwede pong pa-provide po ng screenshot. Okay.
kung ano po yung pinapakita. Sir Kendrell, patry po na ano na i-run yung Android Studio niyo as administrator mode. Yes Sir Jason, pwede po kahit anong device po yung piliin natin doon sa emulator natin na gagawin. Ayan. Naka-administrator mode na po tayo. Okay, Sir Kendrell, pwede po bang makita po yung ganito natin? Yung sa may SDK tools natin? Sir Lyric, pag bumalik po tayo kanina sa project natin, sir, may magpapakita na po ba? Ah, hindi siya ano. Pero hindi nyo ba po nararun, sir? Sir Roselio? Ano po yung pinapakita sa inyo, sir, na pag nirun po natin yung emulator natin? Pag inano pa na pag chinek ba natin to, sir? Doon nagpapakita yung error. Tama po ba?
Yes, sir. Sabi po ni Sir Roselio, baka daw po hindi kaya ng graphic accelerator nyo. Kasi dito po sa ano, sa yung ano po kasi yung sa may Intel emulator po, dapat may requirements din po kasi yung ano, yung sa video, sa may video card. Ayan, so try nyo na po ulit i... Ah, ito yung nagpapakita ng input. Sir Roselio, ano, try nyo pong... kung may Android device po kayo, pwede nyo pong gamitin. Para kahit hindi na po tayo mag, mag-run po ng emulator natin. And ano rin po kasi pag mas malakas po yung kain ng RAM pag naka-open din po yung emulator. Ganun na lang siguro sir para hindi gaano overload yung mga hardware nila. Opo, yes sir. Kung meron po tayong spare na Android na pwedeng gamitin or kung gusto po natin gamitin yung personal phone natin na Android po. Or pwede ba sir via web na lang po? Parang last. Pwede rin po sir kung gusto po nila. Actually pwede po nating piliin po dito yung kasi nasabi ko po nung una yung Flutter po is pwede rin po siya sa web. Siguro sir ganun na lang po. Parang alternative na lang natin sa mga nahihirapan sa emulator po. Yes po. So ganun na lang po kapag po ang dami pong issue. So pwede po natin siyang i-run po dito po sa web. So bali sa Chrome na lang po. Ayan. So bali po pag naka-on na po yung ano natin, yung emulator natin. Oops, na-close ko po pala. Ayan. And meron na rin po tayong naka-reading ano. Ayan, sige. Iyan po, pwede po. Magiging Android view rin po siya sa may web. And pag may nagawa na po tayo dito na ana project and naka-open na po yung ano natin, yung either emulator natin or physical device, pwede na po natin i-click. Piliin po muna natin yung naka-open na emulator parang dito po sa akin. Ito po yung emulator ko. Yan, so wait lang po natin na mag-boot yung emulator. And then kung hindi po talaga ma-run, pwede po natin temporarily na piliin tong Chrome. So i-run ko muna po sa ano sa emulator. So halimbawa. Yan. Float. Ano po yung float sa settings, sir? Yung kasing emulator ko nasa bandang baba lang ng ano to, maliit na screen. Pero may nagpa-pop up na po na ganito sir, parang screen po ng phone natin. Yeah, may nagpa-pop up na pero doon sa screen, kumbaga doon sa Android Studio, maliit lang na portion, parang 1/3 lang siya. Pwede po nating i-adjust dito sir yung laki niya. Parang ganito. Yung kasi nakalabas doon sa ano to eh, parang nakalabas na window sa ano to ng Android Studio. Yung okay po.
Ayan, so pa, ganito po ba sir? Maliit po yung sa atin, yung emulator. Parang ganito po kaliit sir. So pwede, pag ganito po, pwede po nating i-adjust. Ayan. Para mas maganda, mas maganda po yung ano, mas makita natin yung app natin. Ayan. Yun. So, yun. Pag meron na po tayong emulator na naka-app, then meron na rin po tayong nagawang project, i-run na po natin siya. And so, sa first po na ano, pagbibuild ng Flutter app natin, medyo matagal po talaga yung pagbibuild po. So wait lang po natin saglit, patience lang po saglit. Pero pag na-run na po natin siya is mabilis na po, pwede na po natin i-integrate yung hot reload. And so wait lang po natin. And sa mga ano po, hindi pa po na-run yung emulator nila, pwede po natin piliin dito yung Chrome temporarily. Kasi tulad po ng nasabi ko po kapon, ang Flutter po is pwede siya sa web and pwede rin po siya sa ano. And ngayon meron na rin po yung ano eh, yung parang installable version ng Windows. So bale, 4 birds in 1 stone na. So pag hindi pa po natin nararun yung emulator natin or wala po tayong pwedeng magamit na physical device, pwede po to, piliin lang po natin yung ano, yung Chrome, and then click po natin tong play po na icon dito. Sa ano po, dito po sa may Flutter project natin. And i-run po natin siya dito sa Flutter project natin. Sir RD. And so kung makikita nyo po, ayun, na-run na po natin yung first. Parang ito po kasi yung hello world ng Flutter. Pag gagawa po tayo ng new Flutter project, mayroon na pong ginawa yung Flutter team na parang default na project natin. And ito yung output niya na parang counter app lang siya guys. Na tingnan nyo, yun na lang ganito. Na, every time na kiniklik yung button, nag-add siya. And sino na po yung nakapagparan po ng ganito sa kaninang physical device or emulator? And try naman po natin sa ano, sa may Chrome. Ayan. Yun sa mga ano po, siguro sa mga hindi po kaya ng laptop, pwede rin po nating i-integrate, i-gamitin yung sa may Chrome po. So halimbawa, i-skillaran ko po ito sa may Chrome. Ayan. So wait lang po natin. Sa una po talaga mabagal yung unang pag-build. Ayan. So yun. Dito pwede rin. Bukod po sa ano, emulator, pwede rin po natin i-run siya sa web. Ayan. So, same lang din po sila. Ayan. So, sino na pong nakapagparan po sa ano, sa may, kung ang gamit po natin is yung physical device natin. Napagparan, pa-type po ng 1 pag naparan po natin sa may physical device. Ayan. Bakit ayaw mag-run, sir? Ano po yung error na pinapakita po? So basically, ano po siya? Counter up. Nakikita, every time na kiniklik po natin tong button, nagdadagdag, add lang po ng ano, ng kung ilan po yung current na number na nandito. And
Yan. So, and kung makikita nyo po, open po natin yung main.dart file natin na nandito. So, nandito po siya sa ano, sa directory ng ano natin, ng project natin, yung lib folder po na nandito. And then nandito po yung main.dart file natin. So, kung pagtitingnan po natin 'to, ayan. So, ano, wag po tayo ma-intimidate kasi ganito po talaga, explain ko po to mamaya kung ano po yung structure ng code na 'to. Pero sa una po para nakaka-intimidate kasi ang daming mga comment, pero actually hindi po siya masyadong ganun ka ano nakaka-intimidate. Ayan. So kapag alisin po natin lahat ng ano ng yun, ayun, so may sinuggest po si Sir Roji sa chat box po natin sa mga hindi daw po nagpapakita yung device manager na window. Ayun na, so nakita lang po sa net and it seems working for me. Same din kasi. Ayun, so press shift 2 times lang po. Ayan. And then open search. And then i-search lang po pala natin yung virtual device manager. So ganun po pala, mga ma'am and sir. Thank you po, Sir Roji. So dito po sa Android Studio, i-click-click lang po natin ng 2 beses yung shift po natin, yan. And then pwede po pala nating i-search dito yung device manager. Yan. Pero sa case ko po is AVD manager. Ayun. Ayun. So ganun po pala. Searchable po pala yung ano device manager natin dito. So double click lang po natin yung shift para po ma-search yung ano, yung AVD, yung device manager o yung AVD manager natin. Yan, parang sa ganito po. And then piliin na po natin yung ginawa nating virtual device na nandoon. So yun. So yun guys, kapag naparan na natin siya, so ito yung app bar natin. So pag halimbawa gusto nating ibahan yung title ng app bar natin, so hanapin natin yung widget na app bar. So nandito siya. Ito, nandito siya. So yan. So actually naka-set na dito kung ano yung title natin. So ayun. Ayun, so pagpapalitan po natin ng teksto. So halimbawa po is yan, i-demo ko lang po yung kagandahan po ng hot reload. Yan. Tapos palitan mo natin dito ng halimbawa po is yan, may title po yung nakalagay. Oops, mali. Dito po pala sa app bar yan. So alisin lang po natin to, tapos maglagay po tayo ng sarili nating text. So halimbawa po is my app bar. Then i-click lang po natin yung Control S or i-click po natin tong hot reload po, yung lightning icon po na nandito sa right side. And so pwede po natin i-click to or i-click po natin yung Control S or Control Save. And so makikita po natin dito. Oops, hindi siya nang i-close ko lang po to saglit. Ngayon, and then, oops, hindi po magana yung hot reload. And so, pwede po nating ibahan yung ano, yung mga, kung ano po yung mga data po na nandito. And then, pwede po nating i-click po yung Control S or Control Save para po, ma-activate po yung hot reload natin. So halimbawa is
May papalitan po tayong color dito. And so, ano ba? Papalitan po natin to ng ibang icon. So, wait lang natin yung ano yung yan. So, halimbawa, is copy na. So, mapapansin po natin. Ayun, so, sorry. Ito po para. Yes po, pwede rin po yung hot reload po sa physical device natin. Ayan. Ayan, sorry. Ayan. So, masyadong malaki. Ayan. So, yun. So, pagpapalitan po natin yung ano, yung may papalitan po tayong text dito or color or icon. And pag-click po natin yung hot reload, automatically po na mabilis yung pag-change po or pag-update po ng UI niya. Yan. So, yan. So, halimbawa po is, pwede po natin itong palitan ng number. So, halimbawa number po. So, and so nasubukan na po ba natin yung hot reload po? Pa-type po ng 1 sa chat box kung nasubukan na po natin. And so kung effective po yung hot reload. Kapag may papalitan po tayo dito, so halimbawa is kahit icon po. So halimbawa papalitan po natin to ng icon. And kapag kinontrol S po natin, automatic na po na mag-hot reload siya. So parang sa web po, pag nag-click po tayo ng refresh, magte-take effect na po yung mga pinalitan natin dito sa code. So hindi na po kailangan na i-rebuild ulit yung app natin. So sa ganung paraan po magiging mabilis yung pagde-develop po natin ng ano, Flutter app. So and so bago po tayo magpatuloy po dun sa ano, sa my code, and explain ko po yung structure po ng code natin, is papakita ko lang po yung kakayahan po nitong Android Studio. Kasi most of the time po is dito po tayo magde-develop at ito po yung magiging workspace natin. Kaya importante po na familiar tayo sa iba't ibang areas and kung ano yung nagagawa or purpose ng mga ito. So exit ko lang po. Ayun, pag may debugging signs po doon, kasi pwede po natin siyang i-set po dito po sa may material app natin. Yan. Pwede po natin i-click po to. Wait lang po, i-show ko lang po yung enter presentation mode.
Yan. So, kapag gusto po nating alisin yung nakalagay po na debugging sign sa upper right, isa po kasi yung ano, isa po kasi yung property ng material app na widget. So dito po kasi sa ano, sa Flutter, everything is a widget. So lahat po ng nakikita natin dito is widget, except lang po tong dalawa, tong main function tsaka yung run app function. So lahat po talaga dito is widget. So yung material app po, may property po siyang debuggable. So kapag tina-type na po natin to, is nag-show na po, nagsasuggest na po. So ito po, itong debug show check mode banner. So pwede po natin siyang ilagay na false. Yan. So kapag nirun po ulit natin to, kapag nirun po ulit natin yan, yan. So kung makikita po natin na wala na yung nasa bandang taas niya, kasi property lang po siya ng material app na widget natin. So pwede po natin yun i-false para hindi po ipakita yung ano. Yun. So yun po. So bago po tayo mag-proceed sa may code po, i-explain ko muna kung ano po yung mga purpose itong mga ibang tools ng Android Studio. So yun. Yun. So kapag dito po sa may Android Studio, kapag galing po tayo sa taas. Yun. So kapag galing po tayo sa ano, sa simple na text editor katulad ng Sublime, sa una po talaga is mahirapan po tayo konti dito sa ano, Android Studio. Pero pag na-start nyo na po siya gamitin, is malalaman po na napaka-powerful po nitong tools na to, itong IDE na to. And mas magiging madali po yung experience natin sa ano, pagde-develop, and mas mapapadali rin po yung pagko-code natin. So kailangan rin po kasi natin itong malaman yung mga tools po nitong Android Studio, para kasi most of the time po dito po tayo mag-work eh. So kapag may kailangan po tayo, mahanap po natin siya kaagad. So impusahan po natin dito po sa taas itong nakikita po natin dito na navigation bar. Ito po. Yan. So basically yung pinapakita nito is saan yung current na file ng location. Yung current file na nakabukas po yung location niya. So makikita po nyo ito pong main.dart file na to. So ito po yung navigation niya. So under po siya doon sa yung pangalan po ng project natin, and then yung folder kung nasaan siya. So nandito po siya sa lib folder. So kung ano man po yung i-open nating file dito, nakikita po natin dito sa navigation bar kung saan yung location niya. So mas makikita po natin kung ano po yung path kung saan nakalagay po yung location na to. So halimbawa po is mag-open po tayo ng ibang file dito. So halimbawa po itong readme. Ayan. So makikita nyo po is nagbago rin po yung sa may navigation bar niya na nandito. Halimbawa mag-open po tayo dito. Ayan. Ayan. So yun po, nakikita po natin yung file path natin dito. Yan. Yan. So kung ilo-locate natin tong file natin dito, is pwede nating i-follow yung sequence kung nasaan yung current file na nakabukas dito sa editor natin. Yan. So halimbawa po dito po sa may main.dart file natin, itong file na to, yung starting point niya po is yung first Flutter na project natin. Yan. So by the way, ito pong main.dart file natin is para siyang index file ng web. So ito po yung magiging starting point. And ito po yung napaka-importante na file dito sa Flutter natin, sa Flutter project natin. Yun. Kapag susundan po natin yung file location ng main.dart file natin, halimbawa dito po, pupunta po tayo sa first Flutter. Yan. So, halimbawa, naka-close lahat yan. Then, pupunta tayo sa lib. Yan. And then, yung main.dart file. Yan. Yan. So, yung next po na gusto ko yung pakita sa inyo is yung project pane. Yung dito po sa left side. Yan. Dito po sa bandang to. Yan. Pwede natin siyang i-collapse or i-expand. Pag-click lang po natin yung tab na nandito. So, yan. So, nakikita na natin. Yan. And dito po sa
log po ng project pane natin, yung folder po ng Android tsaka iOS. Kung makikita nyo po yung nandito po sa Android yan, and sa may iOS. And kung nasubukan nyo na po mag-develop before ng ano, native na Android or iOS apps, kung mapapansin nyo is napaka-familiar lang yung contents nito sa inyo. So ganito rin yung makikita nyo pag naka-develop na po tayo before ng kung ano, yung kung ano yung native nito, tong Android tsaka iOS. Kung hindi pa naman is, kung di pa po natin na-experience gumawa before, okay lang kasi yung Flutter na po yung automatically na gagawa nito itong mga folders na to sa tuwing gagawa tayo ng Flutter projects. Then i-update niya na rin to ng kusa based sa mga ina-update natin dito sa dito po sa main.dart file natin. So ibig sabihin, magre-reflect po kung ano po yung, so kapag binild na po natin halimbawa sa Android, hindi na automatically po na itong Android folder po na to is updated na rin siya based dun sa kung anong laman ng lib folder natin. So, ito naman po ito dito sa dito po sa gitna yung main content. Dito po tayo mostly na magko-code dito sa loob ng dito sa loob ng lib folder. Dito tayo gagawa ng mga Dart file natin or yung mga Flutter file natin. Yan, nandito rin po sa project na pane. Kung gusto po nating mag-open ng file, syempre i-double click lang po natin siya. Yan. So halimbawa po dito po sa pubspec.yaml or YAML. Yan. Makikita natin dito kung ano yung nasa loob nito. Yan. Dito sa tab na to. So by the way guys, napaka-important ng file na to kasi dahil dito tayo nagko-configure ng mga ng gagamitin natin para dun sa Flutter apps natin. So halimbawa, pwede tayong mag-add dito ng mga third party na libraries or other packages na makikita natin sa internet. And pwede rin tayong mag-set up dito ng mga assets natin. O yung mga images or videos na gagamitin natin dito sa Flutter project natin. So dito natin siya i-declare para magamit ng buong project natin. Kasi take note guys, yung mga assets na gagamitin natin, halimbawa mga images, ganun. Gagamitin kasi yun ng both platform natin, Android tsaka iOS. So, dapat may starting point sila kung saan kukunin yung file na yun. Yan. But for now, ang kailangan lang po natin malaman is saan nakalocate to, tong file na to, para kapag may kailangan tayong i-configure or kaya i-locate, kung saan nakalagay itong pubspec natin. So nandito lang siya sa loob mismo ng Flutter project natin. Yan. Yan. So yung next naman na na pag-usapan natin is yung napaka-helpful po na button, which is itong location na to. Ito. Ito. So halimbawa po naka-collapse po yan lahat. And so halimbawa is yan. So halimbawa, itong folder natin na to, naka-collapse to lahat. And gusto nating malocate yung parent file na to. So halimbawa, malalim na yung project natin, marami ng mga folder. So pwede po natin itong i-click. Yan. So helpful siya pag gusto nating malocate yung mismong file na yon kung nasaan siya banda dito sa project natin. Yan. So halimbawa, to. Hindi natin to alam kung nasaan siya. Halimbawa, yan. I-click lang po natin to. Yan. Kung mapapansin nyo, mag-expand lahat ng folder kung saan nakalocate yung current file na yon. Hanggang sa magpakita na sa dito sa project pane, yung hinahanap natin sa loob ng project structure. So ito rin yung magandang tips kapag sobrang laki na yung project natin, structure, and kung nahihirapan na tayong hanapin kung saan yung file na kailangan natin. So yung next na ipapakita ko is itong editor pane. Yan. And so dito tayo mostly magko-code. So and pwede natin i-drag and drop, i-drag to para magkaroon tayo ng more space, or pwede rin natin i-collapse na mismo to. Yan, so para mas magkaroon tayo ng more space. And dito sa loob ng editor pane, may makikita tayong margin. Yan, kung makikita nyo dito sa left side,
dito sa may bandang left. Yan, dito sa loob ng margin, may mga certain tools tayo na pwedeng gamitin. So for example, itong color na to. Yan, so sorry, palakihin ko lang po. So, halimbawa yan, sa ano na to, sa left side yung margin, may makikita tayong ano, color. Yan, kapag may color yung code natin, halimbawa itong color blue, dito sa loob ng margin, magpapakita yung swatch ng color na yon para ma-visualize rin natin yung color, hindi lang basta sa code. So kapag gumawa tayo ng color, kadalasan kasi is puro code siya. Halimbawa, light blue or hexa code. Yan. Sir Robert, nawala po yung audio niyo, sir. Ayun, sorry, nag-stop po. And so, yan. So, dito rin po sa loob ng margin na to is pwede natin, pwede po tayo mag-collapse ng parts ng code natin. Kung makikita nyo, may ganito po tayo. So, halimbawa, i-collapse po natin itong ayan, itong buong homepage na class natin. So, balik i-click lang po natin to, ganyan. And para mas malinis po yung kinocode natin, tsaka mas makita natin ng buo yung kinocode natin. Para hindi rin po tayo mahirapan sa pagde-develop. Yan. So, para nagpo-close lang po tayo dito ng books. Yan. So, magko-collapse lang yung part ng code na yun. So, for example, nadidistract tayo or yun, marami tayong ginagawa sa parts ng code. Pag kinolapse natin yung section na to is makikita natin yung mas malaking, yung bigger view ng kung anong nangyari sa editor pane natin. Especially pag sobrang marami na yung kinocode. Yan. And pwede ulit natin siyang ma-expand pag clinic natin tong 3 dots na to. Yan, kapag may gusto ulit tayong galawin dito sa code na to, yan, pwede ulit natin siyang i-expand. Yan. Pag gusto naman nating i-collapse po lahat ng comment, so halimbawa ito po, gusto natin tong i-collapse. So yun. Yan. So halimbawa, gusto po natin i-collapse yung mga comments na to para mas maganda siyang tignan. Yan. Para hindi rin po tayo ma-distract yan, sa mga ganito. Yan. So, knowing na nandito pa rin yung mga comments natin, hindi pa rin natin siya naaalis. Ayan. So, ganito na po yung magpapakita. Ayan. So, parang mas malinis na po yung editor. Ayan. So, isa ba po? So, halimbawa, ito. So, kung makikita po natin yung part po ng comment is meron siyang ano, yung ganito, yung arrow pababa tsaka arrow pataas po. I-click lang po natin to, isa man dito po. And para mag-collapse po yung section ng code na yan. Yan. Dito po sa gilid, sa left side po. Yan. And kung gusto po ulit natin siyang i-expand, i-click lang po natin yung 3 dots na nandito. Yan. So, yun. Para po magmukhang maayos lang po yung dinidevelop natin. Yan. So, yung isa sa napaka-importanting feature rin itong Android Studio sa pagde-develop ng Flutter apps is yung section po na to, yung tinatawag po na Dart Analysis. Ito. Yan. So, kasama to sa ano Dart plugin na in-install natin. Yun. Ang ginagawa nito is tinutulungan tayo mag-point out ng parts ng code natin na mukhang tingin nitong Dart Analysis na mali. So, baka pwede tayo magkaroon ng error doon later on. Ganun. So, halimbawa po dito, so halimbawa ito, yan, na-delete natin yung comma. Ayan. So, dito, kaya nakalimutan natin maglagay ng comma, makikita natin dito sa Dart Analysis. Na kung makikita natin dito, nag-expect siya ng comma na to, yung part ng code na to.
So pag halimbawa po marami na tayong ginagawa dito sa code and nawawala na tayo, and hindi na natin napansin na may naalis tayong comma doon or hindi tayo na idagdag na comma, pwede lang po natin i-click to yung sinasabi po ng Dart analysis. And then ipupunta na tayo doon sa part ng code na yun na kailangan ng comma. Ayan. So lalagyan lang po natin. Ayan, mawawala na siya. Ayan, mawawala na yung warning niya. Ayan. So yung isang another na magandang feature nitong Android Studio is yung pagre-reformat ng code. So halimbawa dito po. Halimbawa is hanap lang tayo ng code. And so halimbawa dito, magulo siya. Yan. Yan. So halimbawa magulo po ito, no? So halimbawa ganyan. Eh, magulo yung wala na yung mga indent. Yan. So ang gagawin po nito is ifo-format ng Android Studio yung code natin para magmukhang maayos. Yes. No po. Yung Flutter po is gumagamit siya ng Dart programming language. Object-oriented rin po yung Dart, parang sa may Java din. Ayun, so resume na po tayo. Dito po sa may so halimbawa po ganito po yung code natin is medyo hindi na po maayos. Halimbawa is yan. Or ganito na po yung code natin, ganyan. Yan. So medyo magulo-gulo na siya. Yan. So ifo-format niya po yung code natin para maging malinis. So dito, try natin. Yan, click lang po natin to. Yan. So bale, yan. Kung makikita po natin dito is finormat niya na yung code natin. And so para ganun, sa ganun, mas maging malinis po yung pagde-develop natin. And maayos yung mga indent. And yung next part po is yung Flutter outline. Nandito po. Dito sa may right side. So dito sa right side, so dito natin makikita yung tree structure ng buong code natin. So parang dito makikita natin yung yung halimbawa nung homepage na widget natin, makikita natin siya dito. So halimbawa yung app bar natin, makikita rin natin siya dito sa loob ng material app. Ayan. So makikita natin yung mga parang tree structure ng mga widgets natin. So basically pinapakita nitong Flutter outline yung mga tree structure ng widget natin. So malaking tulong rin siya sa atin kung sobrang haba na ng code or may gusto tayong malocate na specific na widgets. And kapag syempre clinic natin siya, so halimbawa itong scaffold, clinic natin siya, yan. So may highlight lang yung part ng code na yun. So useful siya kapag gusto natin mag-navigate sa loob ng code natin. And also ma-visualize rin natin siya sa isang tingin. Yan. So yung next na tools na ipapakita ko sa inyo is yung itong Flutter Inspector. Ito. Yan. So, yan. Oops. So bago may magpakita dito, dapat nakarun muna yung app natin. So yung nade-detect niya yung sa may Chrome. So try lang po ulit natin i-run yung app.
So sa mga web developers dito, para siyang ano, Chrome console sa developer tools. Kasi actually yung mga ano, gumawa ng Flutter is syempre galing po sila sa ano, creator ng Google Chrome. So nakuha nila yung idea na to sa web and then in-integrate na lang nila dito sa Android Studio. So basically parang ano siya sa Chrome developer tools. Pag click po natin yung ano, yung part nung ano na yun. Kasi makikita rin po natin yung ano eh. So wait lang po, i-run lang po ulit natin yung app. Yun, so yung ano na. Ayan. And so for example po, makikita natin yung ano, floating action button dito sa may baba dito. Ayan. Makikita natin yung floating action button dito sa may right bottom pane. Ayan. So dito makikita na natin yung flat, yung property nung yung flat yung property po nung ano na yon, ng widget na yon. So halimbawa makikita natin dito yung ano, yung background, yung foreground color niya. Ayan. Kung gusto natin inspect pa ng masyado yung widget natin. Ayan. So makikita natin yung list dito ng properties na pwede nating ma-inspect. Ayan, kung gusto natin mag-experiment. So halimbawa, nagtataka kayo bakit ganito yung color niya na pinapakita. Pero iba naman yung nasa code natin. So napaka-useful siya. Parang debugging tools siya na pwede nating ma-check kung anong nangyayari sa loob ng app. So isa din sa magandang feature dito na pwede nating i-integrate or gamitin is maseselect natin yung part ng code na yun based sa output ng screen na nandito po sa emulator natin. So halimbawa is, so ang gagawin lang po natin is i-click natin to, itong select widget mode. Ayan. Then punta tayo dito sa ano natin. So halimbawa to, parang sa ano siya sa web. So halimbawa itong 0. Ayan. So yun, makikita na natin dito yung part ng code na yun, yung nagpapakita ng 0. Ayan. So based dun sa output, makikita na natin yung part ng code na yun. So halimbawa itong ano, itong title niya. Bakit ganito yung title niya? Halimbawa dito. Ayan. So yun, i-direct na po tayo dito sa part ng code kung saan nagpapakita yung title niya. Or ito, yan, yung mga parts ng widget. Yan. So yan. Yan. So another thing is kapag pinik natin tong button na to, itong nandito, yan, para magre-refresh. Re-refresh lang siya. Yan. So helpful to pag gusto natin makita yung mga part ng code based dun sa output ng ano natin, nung physical device or emulator. And mas madadiagnose din natin yung mga layout para alam natin yung mga position nila. So yung last po na gusto kong ipakita is itong run tab na nandito. Ito yung parang console na ano, makikita natin kung success or error yung pagbibuild ng app natin. So kung yung Dart analysis is ano, useful sa pagra-write ng code bago natin i-run, itong run console naman na nandito sa baba, kapag may nangyaring error usually sa pagbibuild or kapag ongoing na yung pagtitest natin ng ano, ng app, makikita natin dito sa run. So yun, makikita natin. So halimbawa is may clinic tayong ano dito, widget or button, then nagkaroon ng error, makikita natin siya dito sa run. So makikita natin yung part ng code na yun na kung saan banda nagkaroon ng error. So useful din siya while na-build na natin yung app natin. So
So yun lang, tinor ko lang kayo guys kung ano yung feature na pwede nating magamit dito sa Android Studio sa pagbibuild ng Flutter app natin. Kasi ito yung mga usually na ginagamit natin habang gumagawa tayo ng ano, Flutter app. So yun. Ready na tayong build yung next na app natin. So may questions po ba? May questions po ba tayo? Ayun, so napagana na po ni Ma'am yung ano, ni Ma'am Mary yung sa app niya. Sir, may question po tayo sa chat box. Basically, hindi pa po ito. So, tulad po nung sinabi ko kahapon, yung Flutter po is non-siya. So, parang tayong masusunod dito sa ano. So, pero basically, yung code natin is umiikot lang dito sa lib folder sa may Flutter project natin. So dito po tayo mag-add ng mga new files natin na gagamitin. So explain ko lang po to, itong sa may code natin. So, and so, bale itong ano natin, itong code natin, yung pinakaunang babasahin po dito ng Flutter project natin is yung itong main function natin dito. Yan. Itong main function po. So, bale itong main function, ito yung program kung saan parang ito yung entry point ng project natin. So, bali dito sa loob ng main function natin, merong run app na function kung saan ano yung argument na tinatanggap niya is another widget na naman. So, parang ito, itong my app na widget na to. So, dito na mag-uumpisa yung pagbibuild natin ng mga widget. So, parang dito, yung my app natin na widget, nag-override lang tayo ng another widget which is yung material app na widget na to. And then mayroon na naman siya ano, child na widget which is yung my homepage na widget which is nag-extend na siya ng stateful widget. So parang widget lang, parang ano lang siya, family ng mga widget. Ganyan. So yun. So yung main function yung ano, pinaka starting point na function o entry point kapag babasahin yung main.dart file natin. So, ibig sabihin kapag babasahin na yung compiler yung loob ng main.dart file natin, yung pinakaunang function na hahanapin is yung main function na nandito. Dito mag-uumpisa yung Flutter app natin. Yan. And then, sa mga ano, custom widget natin, katulad nitong my app and itong my homepage, so custom widget siya. Itong mga widget na to, itong material app is pre-built widgets na siya ng Flutter. So, ready to use na siya. Pero itong mga custom widget natin, katulad itong my app and my homepage, dito pwede natin siyang i-declare kung stateless or stateful. So, yung mga stateless or stateful na widget is ano, dito natin indicate kung may pagbabago ba yung widget na yon. So halimbawa, itong my app na widget natin, tapos naka-extend siya ng stateless widget. Ibig sabihin, itong widget na to, dito banda is wala ng pagbabago. Pero itong my homepage na widget natin, and naka-extend siya ng stateful, parang inaasahan ng Flutter na yung widget na to is may pagbabago. So pwede siyang magbago ng attribute, data, ganun, or yung mga value ng variable natin. So, try na lang natin gumawa ng ano, ng Flutter project natin from the scratch.
So, try po ulit natin gumawa ng panibagong project. So, magbi-build po tayo ulit ng panibagong project. So, build tayo. Ayan. And then, explain ko yung bawat structure ng code natin. And so, bali, hello world. Yan. Sir, yung sa Android language, Kotlin pa rin at saka Swift pa rin yung ginagamit? Yes sir, pag native po tayo, pag native po yung gagamitin nating Android project, pwede po tayong gumamit doon ng Java or Kotlin. Pero dito po kasi sa Flutter, automatic na po magko-convert yung Flutter na po yung bahala na mag-turn ng ano natin, code natin into native ways. So halimbawa po, sa iOS, Swift po yung ginagamit nila. So bahala na po yung Flutter doon para po magmukhang native. And ganun din po sa Android. So bali, pwedeng maging dalawa po yung magiging output ng Flutter project natin. Yun. Pero pag native naman po talaga is sa Android, pwede po doon yung Java or Kotlin po. And so, bago po tayo gumawa ng project is let's take a break muna po kasi alas 3 na po pala. And so, Sir Kevin, kano po katagal yung pa-break natin, sir? Okay po. Mga 15 minutes na lang, sir. Since medyo late po tayo nag-start tsaka most of the time na po natin na condition natin is troubleshooting po. So para po mahabol po natin yung mga topics po na hindi niya po na-discuss for this day. Okay, so dear participants, let's have a 15-minute break na lang po for us to have our merienda break na lang po or bathroom break. Tsaka ma-refresh na rin po yung ating mga isip po. And let us resume po at 3:15 PM na lang po. For, yes, sir. Ay, hindi po. May tanong po kasi sa chat box natin. Pero sige lang po, sir. Tapos nyo na lang po yung gusto nyo sabihin. Okay, sir. Sige po. So, kung may mga questions po kayo or clarifications, pwede nyo po i-chat na lang po sa ating chat box. Sa mga nasa FB live naman po, pwede nyo po din i-chat yung mga clarifications or questions na po sa comment section po natin. Yes, sir. Sir Roberto, di-discuss din po ako ng CRUD. So, gagamit po tayo ng database later on. And susubukan po natin yun, yung mga pag-i-insert ng data. Gan.
Good afternoon, everyone. I hope nakapag-break po kayo ng maayos. So, announcement lang po. Baka po mag-early out po tayo, mga around 4 siguro. Kasi wala daw po kuryente ngayon dun sa area ng ating resource person po. So, please be sure na lang po to fill out our attendance form po for day 2. Okay, so, Sir Robert, ready ka na, sir? Sir Robert? Hello po. Okay po, while waiting for our resource person po, please fill out our attendance form for day 2. Kung may mga questions or clarifications po kayo while waiting for our resource speaker, paki-chat na lang po sa ating chat box. Sir John Robert, please take away, sir. Okay, sir. Okay po. So, yun, bigla pong nawalan ng kuryente. So, actually, kanina pa po. Kanina ng mga alas dos pa. So, yun. Proceed na po ulit tayo. So, share screen ko lang po ulit yung screen ko. Ayan. So, ngayon po, ang gagawin natin is mag-create po tayo ng Flutter project natin from the scratch. So, gawa po ulit tayo ng panibago nating Flutter project. So, yun. Gawa po ulit tayo ng new Flutter project natin. And then, click po natin yung next. Then, pangalanan po natin ng ano? Ng Hello World. Yan, dahil meron ng Hello World na na-create, ganyan na lang yung pangalan niya. And then, click po natin tong this window. Yan. So, gawa po tayo ng panibago nating Flutter project. And dun pala sa tanong ni ano ni Sir, so may nagtanong po kanina si Sir Roberto. Yung yes po sir, capable po yung Dart po sa pagko-consume ng kahit anong API po, pero ito mas advanced na po to yung paggamit po ng kahit anong API. Pero kung kaya po is pwede po nating i-tawag po dito. Pero hindi po kasi nakasali sa module ko. Pero balak ko pong magpa-about po dun sa part 2 ng Flutter sa mga upcoming trainings. Then dun po is pwede na nating i-discuss yung about sa mga API. Sa pag-run po ba yan ng ano, sir? Sir Ma'am Auri, sa pag-run po ba ng emulator na sa pag-run po ng app natin sa emulator? Pwede nyo po bang i-send dito yung screenshot po
Yan, so gawa po ulit tayo ng new Flutter project natin. Yan, and then punta po tayo dito sa main.dart file natin. And by the way, sino na pong nakagawa ng mga new Flutter project nila? Patype po ng 1 sa chat box. Ayan, so gawa po tayo ng panibago nating new Flutter project. Ayan, so ang gagawin po natin is... Tingnan ko lang po yung... Ma'am Auri. Try po nating ano ma'am, i-set po yung Android version natin sa build.app.gradle po. So dito po kasi siya sa may Android po yun ma'am. So i-click po natin ng dalawang beses yung shift dito po sa keyboard natin. Then try po nating i-search yung build. Ito po. Yung nandito siya sa loob ng yung nasa loob po ng app. Yan. Yung isa pala. And then try po nating palitan to ng ano ng 23. Ito. Itong nandito. And so bali dalawa po sila, palitan natin ng 23. Kasi parang ano po yung error niya, yung parang yung sa version Android version po ng Android Studio natin. And so proceed na po tayo. I-delete po natin to lahat. Itong file na to. Ay itong code po na nandito sa main.dart file natin. So wait na po. And so i-alisin na po natin to. Lahat ng code na nandito. And then try po nating and then try po na Sir Kevin. May tanong po sa GC sa group chat, sa chat box po natin. Okay sir. FB. Yes ma'am, naka-FB live po 'yun ma'am. Pwede niyo po panoorin sa official Facebook page po ng DICT Luzon Cluster 1. Morning.
output natin is ito. So, so proceed na po ulit tayo. And yung una po nating gagawin is magde-declare po tayo ng main function natin. So katulad po nung sinabi ko kanina. Ayun, tulad po nung sinabi ko kanina, yung pinakaunang hinahanap po dito sa main.dart file natin is yung main function. So try po natin i-add yung main function natin dito. So try po natin void main. Yan. So ito po talaga yung pinakaunang function na hahanapin ng main.dart file natin. Ayan. And so kung itatry po natin maglagay dito ng kahit print lang po. So halimbawa print. So hindi muna tayo maglaran ng run up na function. So hello world. So kung makikita nyo nagkakaroon siya ng ganun. Yan. So kailangan natin pwede natin siyang i-alt enter para malaman kung ano yung yan, kung ano yung sinasabi niyang, pero kahit alisin na po natin to yung if statement kasi warning lang naman siya. And try nating i-run yung app natin, then tingnan natin kung ano yung magpapakita. So basically, basta may main function tayo, mararan na natin yung Flutter project natin. So ito na kasi yung magiging starting point ng code natin. So basically, hindi muna tayo nag-add ng mga widget. Kahit yung mismong print muna na function. So yun, medyo naglalag na yung unit ko kasi mga... Naka battery mode. Ayan, installing na. Ayan, so... Ayan, so kapag na-run na natin siya, guys. So, i-exit ko muna saglit. Ayan. So, basically, wala siyang pinapakita. Kasi, hindi naman tayo naglagay ng widget natin or wala tayong pinapakitang widget dito. Pero kung titignan natin dito sa ano, sa run natin, makita natin na may nag-print na hello world. Ayun, so ganun siya. So ngayon, kung gusto na nating ipakita yung gusto nating ipakita dito sa emulator natin, gagamit na tayo ng run up na function. So basically yung run up na function is irarun niya na yung pinakaunang widget na gagawin natin. So dito na tayo gagawin. So gagamitin yung run up na function. So itong run up na function is a Flutter function siya. So hindi siya Dart function, so Flutter function siya. And then dito kasi sabi niya not defined kasi kailangan pa nating i-import. Kung makikita niyo pag ginamit na natin yung interpretation view ko lang po. Ayan. So yan, kung makikita nyo, nagkakaroon siya ng error. Nagkakaroon siya ng underline na red. Kasi hindi daw siya recognizable o hindi siya defined. Hindi alam ng editor natin. Kasi may hindi pa tayo na-import na library. So kapag i-hover lang natin yung mouse natin dito. Ayan. And then i-click natin yung Alt-Enter. Dito na yung i-click natin tong function na to. And then i-click natin sa keyboard natin yung Alt-Enter. Yan, magre-recommend yung Android Studio kung ano yung mga library na pwede nating gamitin para ma-access yung run up na function. So, ang gagamitin natin tong material. Ayan. So, yun. Wala na, hindi na nagkakaroon ng error. Nagkakaroon na lang ng error dun sa argument ng run up. Kasi nag-a-ask siya ng widget. So gagawa muna tayo dito. So halimbawa, ang gagamitin nating widget is my app. Ayan. So wala na muna tayong my app na widget. So next is magde-define tayo ng custom na widget natin.
dito sa, dahil dito sa Flutter is everything is a widget, dito na mag-umpisa yung everything is a widget. So, dito magde-declare tayo ng ano natin, ng custom na widget natin. Hindi mo tayo gagamit ng mga pre-built na widgets natin. So, halimbawa is, de-define tayo ng sarili nating class na widget. So, halimbawa, class. Class, may app. Yan. Extends. So, basically, wag muna tayong, ang gagamitin muna natin is stateless widget. So, nabanggit ko kanina, yung stateless widget is wala siyang inaasahang pagbabago dito sa widget na to. So, bale yung, kung aning nakita yung design ng widget na to is ganito na mismo. So, hindi na, ano ba? May sinet tayong kulay dito. So, yun na talaga yung kulay ng widget na yun. So, ganun. Nagtataka pa rin siya. May error pa rin siya dito. Kasi, sabi dito is, kailangan nating mag-return o mag-override ng isa na namang widget kasi wala siyang nare-return. So, i-click lang natin yung ano, Alt-Enter ulit. And then, yun, no, may pinapakitang missing override. So, kailangan lang natin mag-override ng another na naman na widget. Yan, parang ganito. And enter lang natin siya. So, yun. Yun. And dito naman, hindi na siya nagkakaroon ng error dito sa run up natin. And then dito, kailangan ulit natin mag-override ng another na namang widget. So, halimbawa dito is gagamit tayo ng ano ng magre-return tayo ng another na naman na container. So, halimbawa is return. So, kailangan natin mag-return ng another na naman na widget. So, dito na tayo gagamit ng mga pre-built widgets. So, actually is maraming mga pre-built widgets yung Flutter kapag makikita natin dito. Yan, so yun dito. So, makikita natin dito sa Flutter website. So, marami siyang mga pre-built widgets na pwede nating gamitin. So, may text dito. And kapag pumili tayo dito ng isa, makikita na natin yung mismong mga mismong parameter nung widget na yun or kung ano yung mga, halimbawa yung constructor, makikita na natin. So, halimbawa dito. Yan. So, halimbawa itong text. Yan. Tapos yung text na widget. Dito makikita na natin yung buong property ng widget na yun. So, halimbawa ito yung mga property niya. Makikita na natin yung mga list. Yan. So, dito na natin makikita yung mga buong widget na na-build na mismo ng Flutter. So, ready to use na siya. So, balik tayo dito sa code natin. Ayan. And then, ayan. And then, dito gagamit na tayo ng container na widget. So, dapat itong class natin na may app na stateless widget is magre-return din siya ng another widget. So, dito gagamit na tayo ng container na widget. So, parang itong container na widget is parang ano siya, parang sa mga web, parang div siya. Parang div lang siya. So, katulad nitong container widget, may sarili rin tong property. So, kapag i-hover natin yung mouse natin dito, ayan, makikita na natin kung ano yung mga property na kailangan ng container na widget. So, ito makikita na natin dito. Ayan. So, dito, required talaga na meron siyang child. Dapat meron siyang child na property. Yun, dapat dito. So, kailangan yung container na to is meron na naman siyang container widget na ipapakita. So, halimbawa is, lalagay tayo dito ng child. So, ano yung child niya? Yung loob nitong container na to. So, dito, pwede na natin gamitin yung text na widget. Ayan, and then, ayan, so nagkakaroon siya ng parang warning. And then pag hinover natin dito, nagpapakita na
kung ano yung warning na yun. And then proceed na tayo. And then dito sa text, may kailangan din tayong ilagay na argument dito. So, ito makikita natin dito pag hinover natin yung mouse natin. Yan, makikita natin na nag-expect siya. And then yung unang parameter nito is string. So, kung ano yung gusto nating ilagay dito. So, halimbawa is hello world. Ayan. Ayan. So, ganito lang kasimple. So, bale, mag-start siya talaga dito sa main function natin. And then, sa loob ng main function natin, gagamitin natin yung run up na function para i-run yung pinakaunang widget natin. Which is yung may up na widget. And then, itong may up na widgets natin, which is yung stateless widget, is nagre-return siya ng container. And then, sa loob ng container na yun, may another na naman na widget, which is yung text. So, try natin. Try natin siyang i-run. So, dito kahit gumamit na lang tayo ng hot reload. Oops. Yan, wait lang natin. Ayan, so nagkaroon siya ng error kasi dito sa widget natin, kailangan natin ng text direction. Kasi nga hindi tayo gumagamit ng widget na material up. So parang nawawala yung ano natin, yung text natin. So dito, kailangan pa natin magdagdag ng another property ng text para ma-resolve yung error na to. Ayan, so sabi niya walang direction daw yung text natin na widget. So, lalagyan natin ng direction. So, nilalagay tayo dito. Yan, text direction. And then, lalagay natin yung text direction. Yan. Ito, text direction dot left to right or right to left. Yan, left to right. And then, try natin ulit na i-run. Ayan, so makikita nyo nandoon siya and black yung background color ng container natin. Ayan, kung mapapansin nyo nandoon siya sa pinakataas, nandoon siya sa may upper left. So magulo nga. So kailangan nating ayusin konti yung magiging design natin. So kanina yung ginawa natin is nagdagdag tayo ng another property ng text widget, which is yung text direction. Then nilagay lang natin siya sa left to right kasi kailangan natin ng text direction. And then dito para ma-center natin yung text, gamit na naman tayo ng syempre another widget na naman kasi dito sa Flutter everything is a widget. So gagamit na naman tayo ng another widget. So ito kailangan natin siyang i-wrap sa center na widget. So dapat itong text natin is maging child siya ng center na widget. So ang gagawin natin doon, pwede naman natin tong i-highlight and then i-control X tsaka idagdag natin yung center na widget, or ang pwede natin gawin na i-click natin tong text na to, tong text widget na to, and then i-alt enter natin siya. Yan, and then sabi niya dito wrap with widget. Yan, then click natin siya. Yan, so nag-wrap with widget na siya, so nagkakaroon ng error kasi wala namang widget na pangalan na widget. Kaya ang gagawin natin dito, lalagyan natin siya ng center. Yan. And then kung mapapansin nyo, hindi na maayos yung text natin. So ang gagawin natin is gagamitin natin to, itong reformat code with Dart. Yan. So ganun. Nung clinic natin siya, mas naging maayos na yung ano niya, yung text niya, yung code format ng code natin. Yan. And then
try ulit nating i-run. So try nating i-hot reload ulit. Yan. So makita nyo, yun. So nandito na siya ngayon sa gitna. Kasi yung text na widget natin is ni-wrap natin siya sa center na widget. So ginawa natin siyang child ng center na widget. Kaya itong text na natin ngayon is nandito na siya sa center. And then, dito sa text na widget, is mag-a-add tayo ng ano, ng style. Kasi dito sa text na widget is meron siyang property na style. So, yan. Hindi na maayos. Ayusin lang natin konti. Yan. And then, naglalagdag tayo ng style na property ng text na widget. So ito, may ang tinatanggap niya na parameter is yung text style na naman na widget. So mayroon din tayong widget para sa style, sa pag-style. So gagamitin lang natin yung text style na widget. Yan. And then to may sarili din siyang property katulad ng font size and color, mga ganun. So may pag hinover natin to, so makita natin dito yung mga property nung yung textile na widget. So, yun. So, may color siya. May background color. May font size siya. Yun. So, ang gagamitin natin dito is yung color na property niya tsaka yung font size para mapalitan yung style ng text natin. So, dito gagamitin na natin yung property na font size ng textile. Yan. So, pag tinatype na natin siya, nagsasuggest na rin yung Android Studio yan. And then, try natin maglagay ng number. So, halimbawa, 32. And then, comma. And then, palitan naman natin ng color. So, halimbawa is, I know, ganito muna. Kasi black kasi yung color ng ano natin. Hindi rin natin makikita ng mabuti. And so, i-hot reload ulit natin. So, pwede natin i-control S or click yung mismong lightning icon. So, dito, i-control S ko lang siya. Ayan. So, makikita nyo, nag-hot reload na siya automatically. Ayan. So, makikita nyo, nagpalit na yung text natin dito. Mas lumaki na siya kasi binigyan natin siya ng style, ng property na style. And then, dun sa textile na widget tayo, naglagay ng font size. Ayan. Ngayon, ang gagawin naman natin, babaguhin natin yung color nito, itong background niya. Kasi para mapalit nun din natin ang color ng text natin. So, sa tingin nyo, saan natin siya papalitan? So, papalitan natin siya dito sa container. Ito, dito sa container na widget. Kasi itong nakikita natin black, yung default color ng container. So, dito papalitan natin siya. So, dito sa container, pag hinover natin siya, meron siyang property na decoration. Yan. And then meron din siyang color. So yun yung gagamitin natin. So halimbawa, papalitan natin yung color. Yan. Then dito, pwede natin gamitin yung colors ng Flutter. So with S dapat. Yan. And then may kita, pwede na tayong pumili dito ng mga color mismo ng galing sa Flutter. So ang piliin natin yung white. Yan. Pero pag pinili natin itong white, hindi na natin makikita yung text nito kasi white din kasi siya. So try nating i-run. I-hot reload na ulit natin siya. Yan. So hindi na natin nakita kasi white din yung color ng text natin. So bale, ang gagawin natin, papalitan din natin yung style ng text na widget natin. So dito sa text style, may attribute din to na color. Ayan, kung mapapansin nyo, makikita nyo may color din siya. So ito, i-edit lang natin yung property ng textile na color. Yan, color. And then, dito, magpapalit tayo ng, gagawin natin siyang blue. Yan, ito. Yan. So dapat daw may cons. And then, try ulit natin na i-hot reload. Ayan. So, mapapansin nyo, nagbago na yung color nitong ano natin, text natin. Kasi, inibahan natin yung textile na property natin.
yung color na property ng text style. So nag-effect na rin siya sa text na color natin, sa text na widget. So ganito lang yung basic na paggawa ng Flutter app. So may papansin nyo ganito. So everything is a widget talaga. So kapag may gusto tayong gawin, gagamit lang tayo ng widget doon. And so may tanong po ba tayo or nasundan po ba natin? So sino po pala yung nakagawa na ng ganito? Yung may ganito rin po yung pinapakita ng emulator or physical device nila. Pa-type po ng 1. Ayan, so ganun. So basic lang siya guys. So pinapakita ko lang kung paano mag-layout ng mga widgets. So tulad ng sinabi ko kahapon, parang Lego block siya na para lang tayo nagbubuo ng mga Lego blocks. So dito na sa my app mag-uumpisa yung widget. Ayan, so ganito. Then yun, ganun yung ano, yung pagle-layout natin ng mga widget. And then kung mapapansin nyo kanina, nagkaroon tayo ng error kasi kailangan daw ng direction nitong text natin. Kasi hindi na alam ng app natin kung saan siya ipo-position. Kasi itong app natin, yung pinaka-main talaga na widget nito is container. So hindi talaga alam. So kasi hindi talaga magamit ng material app na widget. Katulad kanina, may ginamit tayong material app doon sa pinaka-basic na project na ginawa natin kanina. May material app yun. So ngayon, pabaguhin natin yung code natin. Ulitin natin from the scratch. Ayan. So gagawa ulit tayo. So magde-declare ulit tayo ng panibagong main method dito. Ayan. And then gagamitin ulit natin yung run app na function para magamit yung pinakaunang widget na gagamitin natin. So maglalagay tayo diyan, run app, yan. And then dito magde-declare ulit tayo ng panibagong class na custom widget natin. So halimbawa is app na lang ganyan. And so stateless pa rin yung widget na gagamitin natin. And then i-alt-enter lang natin siya. I-click muna natin to, itong pangalan ng class natin. And then i-enter natin yung alt-enter. Yan. And then may mag-ask siya ng create one missing override. Yan. And then mag-override lang tayo ng another na naman na widget. So dito, so dapat yung class natin na to is magre-return siya ng another na naman na widget. Ayan, so ito, pwede na natin itong gamitin, itong class natin dito. Itong custom widget natin na app. Ayan, dito sa my run app. And then dito, need natin mag-return ng another na naman na widget. So dito magre-return tayo. Ayan. Pero dito gagamit na tayo ng material app na widget. Ayan, so gagamit na tayo dito ng material app. Ayan. Yan. So itong material app, parang ito na yung pinaka-base natin na widget. So parang sinasabi natin sa Flutter na yung magiging design natin or theme ng app natin is from material design. So ang material design kasi is from Google. Yung mga nakikita nyong design sa Android is tinatawag siyang material design. So parang yung magiging ground widget natin is itong material app. And then to may sarili rin siyang mga property. Kapag i-hover natin yan, makikita natin yung key, yung navigator key, yung mga yun, home, itong mga yan. So marami siyang property. So bali ang gagamitin lang natin dito is yung home. Yan. So
Ba, dito mag-add na naman tayo ng another na naman na ano natin na widget. So pwede na nating gamitin dito yung container. Pang ito yung div. Kumbaga sa web, ito yung div. Ayan. And so ganito muna. So try natin i-run yung app. So hot reload lang ulit natin siya. Ayan. Yun, hindi nag-take effect kasi napalitan natin yung buong main main function. So i-run na lang ulit natin from ano. Ayan, so yun, block ulit siya guys. So next natin na gagawin is maglalagay tayo dito ng gagamitin na natin yung isang widget na scaffold. So itong widget na to. Ayan. So bali ito. Oops, may nagtanong sa ayan. So bali itong ano, itong scaffold, parang kumbaga sa ano to, sa parang blank page siya. Kumbaga ito yung pinaka page talaga ng magiging app natin. So parang blank page siya. So try natin na i-run. Control S natin guys. Ayan, so white yung pinakita niya kasi yung main na background ng scaffold na widget natin is white. So parang dito na natin i-lay down yung mga widget na ano natin. So ito rin yung pinaka-default na ginagamit ng mga developers sa pag-lay down ng mga widget nila, yung scaffold. And then dito, tulad ng sinabi ko, para lang siyang empty na canvas or blank canvas, dito pwede tayong maglagay ng another na naman na property ng scaffold, which is yung app bar na nandito. Ayan. So isa rin siyang property. So kung mapapansin nyo yung mga nandito, yung merong title dito, so yun, app bar yun. So mag-add tayo ng app bar na property. Ayan. And then, so obviously yung app bar is tumatanggap din siya ng app bar na widget. Yung app bar na property ng scaffold, syempre tumatanggap rin siya ng app bar na widget value. So meron tayong widget na ganun, app bar. Ayan. And another widget na naman. And then itong app bar na to is meron siyang another na naman na mga properties like title, leading, mga ganun. So ang gagamitin nating property ng app bar dito is title. Ayan. And then dito, syempre, tumatanggap siya ng text na widget. Ayan, so mag-add tayo lang. So halimbawa is my main title. Ayan. And then, i-hot reload ulit natin siya. Ayan, so kung mapapansin nyo, meron na tayong app bar dito. May title na yung page natin. Or yung screen natin. And kung mapapansin nyo, meron na siya. So, ganun lang kadali. So, ang late lang nung code niya para makapagpakita tayo ng title dito. Yan. So, gumamit lang tayo ng widget na app bar. And then dito, mag-add ulit tayo. So, kailangan natin maglagay kung ano yung pinapakita natin dito sa scaffold natin na widget. O parang page natin. So ayan. And then yung pinakaunang para malagyan natin siya ng ano, ng child yung scaffold. So maglalagay tayo ng, dahil wala tong child na property, pero meron naman siyang body. So dito natin ilalagay body. So mag-add lang tayo ng another property ng scaffold, which is yung body. Ayan. And maglalagay na naman tayo dito ng another text na widget natin. Yan. And syempre yung text widget natin, yung pinaka constructor niya talaga or pinaka required niyang argument is yung text or string. So maglalagay tayo dito na kung ano man yung gusto nating ilagay. So halimbawa hello world. And then click lang ulit natin yung control S. Ayan, so nag-hot reload na siya. Then tingnan natin yung app natin. Ayan, so mapapansin nyo nandun pa rin siya sa may pinaka upper left.
na position ng scaffold natin. Ngayon, pag gusto natin siyang ilagay sa center, doon gagamit ulit tayo ng another na naman na widget, which is yung center na widget. So ito, dapat i-wrap natin siya sa center na widget para ito mag-center siya. Yun, nandito, pupunta siya dito. Ayan, so try lang natin na i-center yung widget. Ayan, so i-click muna natin to, itong widget na to. Ayan, pag na-click na natin siya, i-pindutin natin sa keyboard natin yung Alt-Enter. Ayan, and then may mga magpapakita ditong option. Ayan. So, meron na dito yung widget na Wrap with Center. So, ito, i-click lang natin to. Ayan, sabi niya, Wrap with Center Widget. Ayan. And then, kung gusto nating maging maayos yung ano natin, yung code natin, or kung ganito na gusto nating ayos, okay lang. So, halimbawa, i-ano ko siya. I-reformat with Dart code ko siya. Ayan. So, ganun na yung maging itsura niya. So parang pala nagbago. So ayusin na lang natin. Ayan. So try ulit natin na i-run. Ayan. So kung mapapansin nyo, nandito na sa center. So ganun lang kadali guys yung pag-build ng paggagawa ng Flutter. So parang ganito yung magiging structure ng Flutter app natin. So parang child lang siya ng child ng child ng mga widget. And then pupunta rin siya dito sa pinaka starting point, which is yung main function natin. And so try na lang natin na style tong text natin. Ito. So gagamit tayo ng property ng text, which is yung style. Dito. So ayusin lang muna natin yung code natin. And then gagamit tayo ng comma dito, another property which is style. Yan. And then itong style ang tinatanggap niya is text style na widget. Yan. And then dito sa text style na widget may another na naman siyang mga properties, which is yung font size, color, background color, ganun. Font weight, ganun. So halimbawa ang gagamitin natin is font size ulit. So gagawin na natin siyang 50. So mas malaki na siya. And then yung color niya, gagamitin natin yung black. And so black 87. And then yung font weight niya, so pwede rin tayong gumamit ng font weight. And yan, font weight dot bold. Yan, para mas maging ano siya. So, control S ulit natin or click natin yung lightning icon button dito sa may upper right. Yan. Yan. So, makikita nyo, nandito na siya. And mas malaki na yung text natin na hello world. Yan. So may may tanong po ba? Or nasundan po ba natin? So parang widget lang siya ng widget, anak siya ng widget na parang family tree lang siya, yung structure ng pag-lay down natin ng mga widget. Yan. Sino po yung nakagawa na ng ganito sa ano nila, emulator nila? Ganito na rin po yung pinapakita. May up bar na rin. Pa-type po ng 1 sa chat box. Ayun, so and so may questions po ba tayo? So ano po yung so nasusundan naman po natin, no? So yung pinakauna po talaga na babasahin ng Dart file natin is tong main function. And then para maran natin yung pinakauna nating widget na ginawa or gagamitin is gagamit tayo ng run up na function. Kasi itong run up na function ang tinatanggap lang nito is widget, which is itong gumawa tayo ng sarili nating custom widget kasi wala namang app na widget, di ba? So gumawa na lang tayo ng sarili nating widget. Yan. Okay lang po ma'am. Okay lang po pag sa emulator. Pero later on po pag gagamit na po tayo ng database,
Hindi na po gagana po yung ano. Yes po, gagana rin po yung VS Code sa yung Flutter sa VS Code. Pero yun po, may mga kailangan lang po tayong gawin bago natin magawa yung mga iba sa Android Studio. Kahit wala naman po, kahit meron po tayong alam na ibang programming language like JavaScript, I think enough na po yun kasi dito naman sa Flutter, magfo-focus tayo more on widgets. Pero magagamit din natin talaga pag parang optional na siya na talagang meron tayong knowledge sa Dart. Pero mostly pag meron na po tayong background sa ibang programming language katulad ng mga JavaScript. Kasi parang ano lang po siya to. Parang yung pag-style niya ng pag-code parang JavaScript na ginawang object-oriented. So yun. So makakatulong kapag meron na rin tayong background sa ibang programming languages. So not necessarily na kahit na dapat advanced na tayo sa Dart. So kasi mostly magfo-focus tayo dito sa mga widgets. So parang ganito. And then kapag may mga transaction tayo sa siguro sa back end, doon na papasok yung background din natin sa ibang programming language. Yeah. Yun. So, ganun. So, ano lang siya guys, parang family tree lang. So, halimbawa, itong app, anak niya yung material app. And then yung anak ng material app, yung center. And then yung anak ng center, yung text. And then yung anak ng text is itong textile. So, lahat na to is about widget. So, yun. Matutunan na lang natin kung ano yung mga hindi naman necessarily na kailangan nating makabisado yung mga ano, yung mga properties ng bawat widget. As long na alam lang natin yung parang, and then yung iba, obvious na rin eh. Tulad to, itong title. So, halimbawa to, alam nyo na kung ano yung ginagawa nitong property na to. So, syempre, maglalagay tayo dito ng text na widget. Ganun. So, kahit anong widget yung pwede nating ilagay dito eh. Dito sa title na to. So, ang ginamit lang natin dito is text widget. Ganun. Ayun guys. Ayun. So, and then next yung ano, yung ginagawa ng ibang developer na so i-ano ko lang i-exit ko yung presentation. Yan. So yung iba kasing ginagawa ng developer no na dito sa may Flutter. So parang magkakahiwalay sila. So gumagawa na sila ng sarili nilang class or sarili nilang another file dito. So halimbawa ganun din yung gagawin natin dito. So based dito sa code natin na to. So dito, punta tayo dito sa lib na folder natin. Gagawa tayo ng another na naman natin na file or Dart file. So dito, click natin yung lib folder. Yan. And then try natin gumawa ng another Dart file. And new. And then gawa tayo ng another new. And then Dart file ito. Yan. And then dito, gagawa tayo ng, halimbawa, is content. Yan, content. So kung ano yung magiging content ng page. Yan. Yan, enter lang natin. So dito gagawa tayo ng sarili na naman nating class. So alam na natin kung paano gumawa ng sarili nating custom na widget na class. So dito, talagay tayo class content. Yan. Extends. Stateless. Oops, sorry. Palakihin ko lang. Yan. Yan. So, ganun no guys, no? Gumawa ako ng sariling ibang file. So, dito, stateless yan. And then dito, nagre-required siya na mag-override ng another widget na naman. So, para mas mabilis, i-alt-enter na lang natin. Ito, yan.
And then dito maglalagay tayo ng another na kung ano yung gusto nating ipakita. So halimbawa is return tayo ng gawin natin siyang container ulit. Yan. And then dito, yung container natin, meron siyang property na child. Ito. And then dito, mag-add tayo ng center na widget. Yan. And then dito sa center na widget, mag-add na naman tayo ng child ng center na widget, which is yung text. Yan. Yan. And then dito sa text, kung ano yung gusto nating sabihin sa text natin. So, halimbawa is text from another file. Yan. And then, syempre, lalagyan natin siya ng styling. So, gagamitin natin yung property ng text na style. So, style. Yan. And then, gagamitin natin yung widget na text style. So, iseset natin yung mas papalakiin natin yung text nito. So, font size. So, gagawin natin siyang siguro 40. And then yung font weight niya, gawin natin bold. Then yung, and then yung color niya, siguro gawin natin colors and that oops and then gawin nating red yan ngayon i-run ulit natin siya yan. Yan. So, mapapansin nyo, syempre, walang nangyari kasi hindi naman natin ginamit ito, di ba? So, ngayon, pag ito, gusto natin siyang gamitin dito sa ibang file. Wait lang. So, pupuntahan ko lang yung... Yan. So, dito. So, halimbawa, ito, alisin na natin to guys, itong center. So, alisin na natin. So, ang gagamitin na natin is yung ginawa nating custom na class kanina or na widget, which is may mga set na rin yun ng widget. So, ito yung kagandahan sa Android Studio. Automatic niya nang mate-detect yung class na ginawa natin, which is nandito, itong content. Yun. So, ito, alam nyo na yung karga nitong content na to, di ba? So, pag clinic natin to, ito, click natin yung control na sa ano natin, keyboard natin, and then click natin yung left click na mouse. Yan, pupunta tayo dito. So ito yung laman ng content na class natin. So bali nagre-return lang siya na container na ano, widget, and then yung child ng container 9 is center, and then yung child ng center 9 is yung text na widget. So alam nyo na yung the rest. And then click ulit natin to. Makikita natin kung sino yung gumagamit nitong class na to or widget na to. Ayan, so nandito siya. So ito, siya yung gumagamit. Ayan, and then try nating i-run. Oops. Ayan, so hot reload. So nagkaroon tayo ng error. So tingnan natin sa Dart analysis kung bakit mayroon tayong error. Oops. Ayan, so tingnan natin. Or sa run. Ayan, so... So makikita natin dito na nagkaroon tayo ng ano ng error dito sa content.dart. So ito. So dapat natin alisin. Ayan. So take note guys yung ano natin yung itong ano natin scaffold natin ay itong scaffold natin is yan, so ayusin lang natin yan. Itong scaffold natin is ang ginagamit niya ng body is yung content na class or widget yan. So ginawa natin to custom widget na to, so nagre-return to ng alam niyo na yung mga dineclare natin kanina yan. So i-run natin siya. Yan.
So wait lang na. Ayun. So kung mapapansin nyo, yung ginagamit na ng scaffold na body property natin is yung ginawa nating custom na widget from another file. So ganun yung ginagawa ng iba guys. Nilalagay nila sa ibang file and then yun na lang yung ginagamit nila. So makikita nyo dito nag-import. Oops, nagkaroon ng ano. Makikita nyo dito is nagkaroon. Naghang na yung gamit kong PC. So wait lang guys, naghang. Ayun, so kung makikita nyo dito yung ano natin, yung in-import na natin dito yung content na nandito. Ayun, so ganun. Wait lang, naghang yung PC ko. Yun. So, yun. So, in-import na natin yung content kanina. And then, yung content na pinapakita na nito is nasa ibang file. Oops. So, sino na rin po yung nakagawa ng ganito sa kanilang file or project? Pa-type po ng one yung napaghiwalay na po from another file yung ano content. Ayun, so okay, nasusundan rin po. And so wait lang po. Naghang yung ayun, so ayusin ko lang saglit yung emulator ko po. So may questions po ba tayo? Wait lang po, naghang po kasi yung naka-low battery na po kasi ako eh, kaya siguro naghang. Sir, kaya pa ba ng battery niya? Siguro hanggang sa malobat na lang sir, wala pa rin kasing kuryente dito eh. Okay lang percent na sir, yung battery niyo po. Ano sir? 15 sir. Siguro sir, pag early out na lang po tayo. Baka din baka mabitin po kasi tayo sa discussion po kung ipilit pa po natin yung battery natin. Sir. Okay, so dear participants, any questions or clarifications na lang po before we end our day two training po. Ayun, so balik ko lang daw po ulit sa ano? Sa ito. Thank you, sir. Sige po. Content.dart po. Sir, magre-resume na po tayo by Monday na lang po. Bale, bukas po wala po, wala po tayong training po. Wala pong Saturday tsaka Sunday po. So by Monday na po siya. Sir, may question po pala kung ano pong database daw po yung gagamitin. So gagamit po tayo ng ano later on ng so yan, parang ganito po, di ko na na-click yung AVD manager. Gagamit po tayo later on ng ano Firebase. So anything po siguro pinagpipilian ko rin po kung Firestore or real-time database yung gagamitin natin. So yes po, resume pa rin po tayo by February 1 po. Okay po, so any questions po or clarifications? The floor is now open po. Yes po, meron po January 31. By Bale Monday po yan, January 31. Content? So far sir, hindi pa muna po kami magpapa-assignment or exercise. Bale, ang magiging basis na lang po kasi namin sa certificate is yung final project po natin. So as we proceed po sa ating training, siguro sa fourth day siguro or third day po ng ating training. Next. Sige sir. Yes sir, sige po.
So kasi po may nagtatanong po na parang assignment. So bali po sana kung ang next po na i-discuss ko yung stateful widget. So para makita na po, para may interactive na po yung app natin. So yun po kasi yung purpose ng stateful widget, pag may interactivity po yung ano natin, yung app natin. So halimbawa, pag may clinic po tayong button, may magbabago po dun sa widget na pinapakita natin. Halimbawa, yung background niya po is mag-iiba yung kulay, ganun. Or may mag-show po na ibang animation. Yun, dun na po papasok yung stateful widget. So bali yung stateful widget is another custom class po siya. And yun, so halimbawa, ito po, di ko po kasi mapakita yung ano eh, yung Android, yung emulator ko po ulit. So halimbawa, so kanina po, di ba po sa text, kapag clinic po natin yung text na yun, so halimbawa, yung background po na po, color kanina ng scaffold natin, which is white, magbabago po yun, magiging yellow, ganun, or kaya brown, ganun. So, may interactivity na po siya na pag may clinic po tayong something, may magbabago po dun sa widget natin. So yun po sa next na gagawin po natin or i-discuss pa. So somehow di ko po mabuksan yung ABD manager ko or device manager. And nasa ano na rin po ako, nasa wala pa rin po kasing kuryente po dito, 9% ng battery. So ayun po. Ay, hindi po sir. Share screen. Yung pinapakita pong content, ayan. Ayan. So, sige sir, back to you po. Sige sir, go ahead po. Mamaya na po. Sir Robert, sige lang sir. So, yung next po sana na i-discuss ko po yung about sa stateful widget para mas isa-isayin ko po yun and magsasample po tayo kung anong app yung pwede natin gawin yun. So, bali nasa 9% na po ata ako. Ng ano, is po nasa 8% na. So, wala. Lakas pong kumain ng battery itong Android Studio. Sample code natin isend. Yes po, pwede ko pong isend actually, pero di ko po alam kung saan ko po isend eh. Sa akin na lang sir, para email ko na lang sa kanila later po. And by the way po, baka sa Monday po gagawa rin po ako na parang Google Classroom po natin. Doon na lang po ako mag-update kung yung mga resources po natin. Pero as of now po kasi, bale, wala pa naman po tayong nagagamit na resources. Meron ba sir? May mga nagamit na po ba tayong resources? Wala pa naman, di ba? Opo, yes sir, wala pa. So, bali ito pa lang, sir. Opo. So, yung mga, siguro yung presentation na lang po siguro, yung ipaprovide ko via email. And sa Google Classroom po, hindi pa po ako nakakapag-create, pero siguro by Monday po, mag-create po ako ng Google Classroom. So, please stay tuned na lang po. Yes, sir. Okay po, sir. May nagtanong po sa ano natin, paano daw po i-run yung nasa content? Oops. Paano daw po i-run yung nasa content? Bali, ano po, in-import po muna natin siya dito, ma'am. Yung ginawa po nating file dito. So, bali, nakagawa na po tayo ng content that Dart file natin and yung class po natin. So, wait lang po, i-show ko lang po. Palakin ko lang po. Ayan, so. Pa-save na lang, sir. Yung code po para send ko po mamaya dun sa email addresses po nila. Bali, ang isi-send ko na lang po, sir, is yung dalawa pong Dart file na, yung sir. Yung Dart file. Okay, sir. Okay, sir. Sige po. I-share screen ko na lang po yung buong screen ko. Ayan. And ito, so nagtataka kayo bakit may internet pa rin ako, pero ano, kasi naka-hotspot ako sa cellphone ko na isa. So, yun. So, bali, ginawa po natin yung content.dart file natin sa ibang
Siyempre sa ibang file po. And dito. Yan. And then dito, ano, ginamit natin siya sa main.dart file natin. Dito. So, in-import ko lang siya dito, no? Ma'am, dito po. So, in-import ko lang siya dito. So, automatic na rin siya. Pag halimbawa, gagamitin po natin siya, automatic na rin po siyang madedetect ng Android Studio. And then, pag ginamit na po natin to, automatic na rin po na mag-i-import siya dito. So, para wala nang problema. So, yun din po yung kagandahan dito sa Android Studio. Ayun. So, ganun po. Yun. So, paano ginamit yung content? Yun po. Inano po natin siya dito. In-import natin siya. So, bale, itong content po na to na widget na to, which is custom widget to actually, hindi to widget ng Flutter. Dito siya, hindi siya pre-built widget ng Flutter. Ginawa natin siya, custom siya. So, ito yung malaman ng content na widget natin. Yan. So, pinakauna, syempre, yung container. Then, yung child ng container, yung center, yun. So, yun yung nagpapa... Ayun! So, may kuryente na. Ayun, sir. May kuryente na, sir. Sige, sir. Siguro, extend lang din natin, sir. Bang 5 o'clock. Kasi, since medyo late po tayo nag-start, para po mas madami pa po tayo ma-cover up. Ayun, sige po, sir. So, yun. So, yung last na topic na lang na gusto kong i-discuss is yung about sa stateful widget. So, exit na lang po natin to. Yan. And then, gawa na lang po tayo ng panibagong project natin para po hindi po mawala tong code natin dito. So, ganun po. Gawa po tayo ulit ng panibago nating project. So, click lang po natin yung file. Tapos, new. And then, piliin natin yung new Flutter project. Yan, kung nakikita nyo po. And then, yun, next. Then, stateful na lang yung name ng project natin. Yan, and then, click natin tong new window. Yan, so, yan. And then, ilocate po natin yung main.dart file natin, which is nasa lib folder. Yan, dito siya sa lib na folder. And so, makikita nyo, nandito siya sa left pane, so dito sa project pane. I-double click naman po natin to. Ayan. So, yan. So, sino na pong nakagawa ng panibagong project nila? Pa-type po ng 1 sa chat box. Kung... Ayun, so nakagawa na po. Ayan. So, dito, alisin na po ulit natin to, itong lahat ng code na to. Yan, i-alisin na natin. Yan. So, yan. So, basta nagawa na po tayo, magbibuild po ulit tayo from the scratch ng stateful na widget natin. So, irarun ko lang po ulit yung ano ko, yung emulator ko. Oops. So, restart ko lang po sa glitch. Yun, and then... Iran. And so, open lang po natin yun, yung ano, stateful widget, stateful project natin. Yan. And then, dito po, make sure po i-alisin na lang po natin yung mga ano, default na code na ginawa ng Flutter team para dito sa main.dart file. Yan. And then gagawa tayo ng sarili nating ano ngayon, code.
from the scratch. So, tulad ng sinabi ko, yung pinakaunang hahanapin talaga ng ano, ng pinakaunang hahanapin. Oops. Ayun, so nagtataka siya. So, ganun lang. Ayan, so tulad po ng sinabi ko kanina, yung pinakaunang hahanapin po dito sa main.dart file natin is yung main function. So, yun yung pinakauna natin gagawin. So, magde-declare tayo ng main function. So, void. So, void, ibig sabihin walang ire-return na function. So, wala, kahit wala tayong ire-return na function, okay lang. So, void main. Wala tayong ire-return dito sa function na to. And then, ito. And then, dito gagamitin na natin yung run up na function. Ayan. And then, ito, yung parameter ng run up na function is yung pinakaunang widget na gagamitin natin. So, magde-declare na tayo ng widget ngayon. So, gagawa tayo ng sarili nating custom na widget. So, class home widget. So, kahit anong gusto nyong pangalanan, okay lang. So, make sure na gagamitin nyo yung... And so, stateless widget pa rin siya, guys. So, yung pinaka, ano, pinaka base talaga ng ano natin, isang stateless widget. And then, i-override lang natin yung mga kailangan. And then, ito, pwede na natin magamit. So, dito. And then, ito, syempre, magre-return siya ng another na naman na widget. So, yung gagamitin natin na widget dito is material app. Para magmukhang material design yung gagamitin na team ng app natin. Ayan. And then, syempre, kailangan nito yung mga, so maglalagay tayo ng home. So, ang gamitin muna natin is container. And then, gawin na natin to kung ano pa yung another property ng material app na widget natin. So, halimbawa, yung team, pwede tayo mag-set ng team. So dito makikita natin yung team. Ayan, dito siya. So another property siya ng material app. Ayan. So dito gagamitin natin yung team. Ayan. And then itong team na property nito, tumatanggap na naman siya ng another widget, which is yung tinatawag na team data. So ayan, team data. Ayan. Dito. So itong team data, may mga set of properties din siya na pwede natin gamitin. So parang ito, sinasabi natin dito na nagko-custom team din tayo. So gagamitin natin yung property na primary swatch. And then ang gagamitin natin, colors that siguro violet, purple. Yeah. And then ito, ayusin na natin to. Then mas maganda yung ito, import na lang natin sa ibang class. So gagawa tayo ng another file na naman para sa magiging laman ng home natin. And then, yun na yung gagawin natin stateful na widget. So, balik tayo dito. Exit ko lang saglit yung presentation mode. Yan. And then, punta tayo dito sa may project pane natin. And then, i-click natin. Hanapin natin yung lib na folder. Tapos, gawa tayo ng another na Dart file. So, click lang natin ito. Tapos, right-click natin. New. Tapos, piliin natin yung Dart file. Ayan. So, pwede nating sabihin body. And then, dito, gagawa tayo ng another class. So, siguro body na lang din yung pangalan ng class natin. Tapos, extends natin siya ng stateful widget. Yan. And then, nilagyan lang natin yan ng close and open. Yan. And so, kung mapapansin nyo dito, may create state siya. So, parang itong, i-view ko lang po ulit saglit. Then,
enter percentage yung yan. Ito, parang kung mapapansin nyo, iba na yung structure niya sa paggamit ng stateful widget kasi meron na siyang create state. So parang sinasabi natin dito na yung widget na yon is pwede siyang magbago. Parang parang mare-refresh siya ulit, ganun. Kumbaga sa part lang ng widget na yon mare-refresh siya. Ibig sabihin may magbabago doon. So kaya may create state dito na function. So ito, gagawa tayo dito ng state natin. So gagawa ulit tayo ng panibago nating class. Ito sa loob, which is body state. Lagyan natin ng body state. Then extend natin siya ng state ng body na to. So maglalagay tayo dito ng body. And then yan. And then ito parang yung ano na to, parang kamukha na to ng code natin kanina dito sa main .dart file. So parang ganito na siya. Mapapansin nyo. So parang magre-return ulit siya ng another na naman na widget. So balik tayo doon. Yan. So may kailangan na naman tayong i-return dito. So dito. So magre-return tayo. So for now, container muna. Abang may ayusin lang tayo saglit. Yan. And ito, kailangan na natin tong gamitin dito sa may body natin na widget na to. Na stateful widget. So gamitin lang natin siya. Ito. So gamitin natin body state. Yan, tapos create state na function. Create state, so capital S yun. Tapos nag-extend siya ng body state. Ayan. Ayan, so ganito. So every time na ano, may gusto tayong baguhin or ba may interactive yung app natin or may pinindot tayong button o ginawa ng user. Itong state na to, magre-refresh siya. Parang magra-run ulit to. Pero kung ano na lang yung mga babaguhin, yun na lang yung babaguhin niya. So, ganun. So, parang itong part ng code na to, no, ito. Parang magre-refresh lang siya. Parang i-re-run niya ulit to. So, mamaya i-explain ko pa, guys. So, dito, ito na ipapakita natin ano kung anong gusto natin ipakita. So, halimbawa, ano, scaffold to. I know, ano na lang siya. Tama, scaffold na lang siya. And then, syempre, kailangan natin, dito sa scaffold, may attribute tayo, ay may property tayo na upbar. So, maglalagay din tayo ng upbar dito. So, yung value nitong upbar na property, so upbar din na ano na widget. And then may property din na title tong upbar natin. So lagay natin dito title. Yan. So paano yung gusto natin ipakita? Oops. So dito kailangan natin ng text. So stateful title yan. And then dito sa up bar meron na naman siyang ano, body. So for now ang gagawin mo natin container habang may ayusin pa tayo. So to kailangan natin ng parang interactivity or button dito para may magbabago, may pipindutin yung user o may gagalawin siya sa app natin. So yung pinaka the best na example doon is gagamit ng floating action button na button. So meron na ring widget doon para doon, and merong ding property na ganun yung scaffold natin. May paglalagyan daw siya ng floating action button. So matik na. Kasi di ba yung mga floating action button, nandito siya sa may bandang right side. Dito. Mapapansin nyo. Kasi ganun sa material design, yung mga floating action button is nandito sa may right side. Dito siya. So ganun kabilis. So hindi na natin i-design yun na dapat nandun siya sa pinaka lower right and naka-fix siya. Alam na yun ng Flutter na widget. So dito meron na siyang floating action button. Yan. And maglalagay na lang tayo ng floating action button na widget. So parang mas pinadali yung buhay natin. And then dito may ano daw, constructor o required yung on-press na property ng floating action button. So maglalagay tayo ng on press dito.
Yan. And then, syempre, yung onPress is another function ulit. Function ulit siya. So, ganyan muna. Empty muna yung function na yun. So, maglalagay tayo dito ng child. So, kung ano na yung child nung floating action button natin, na yun. So, maglalagay, gagawitin na natin is yung icon. Icon na widget. Yan. And then, may child ulit to or parameter. Parang ganito rin sa text. So, pwedeng text na kaagad yung string. So, dito yung ano na agad yung mismo icon na. So, parang gumagamit din tayo ng colors with S. So, dito naman icons with S. Tapos, kung ano yung icons na gusto natin. Yan. So, halimbawa is... ito na lang. Info outline. Yan. So, makikita nyo dito, nagpapakita na rin kung anong itsura niya. Yung icon na pinili natin. Yan. And then... yan, okay na. So, wala na lang. Yung, ito na lang aayusin natin. So, halimbawa is yung kulay nito is yung maglalagay tayo ng ano nito, ng color nito. So, may color siyang, may property siyang color. So, halimbawa is colors that do. And then, yun, okay na guys. So, ganito yung pag-de-declare ng stateful widget natin. So, bali ito, pag may gusto tayong ibahan, magra-run ulit to. Ito, itong class na to. So, parang magre-refresh siya. So, parang may magbabago dito. So, bago natin ipakita yun, punta muna tayo dito sa main.tart. So, yun muna yung gamitin natin na function natin. So, yun, gamitin lang natin yun, body. So, yun, nakikita nyo yun, ito. Yan. And then, itong body na to, ito na yung kinukuha niya from another file. So, and then try natin siyang i-run. Oops. Yan. So, nagpapakita na nga. So, tulad ng sinabi ko guys, yung pinakaunang run natin is talagang matagal. So, wait na lang natin saglit. So, tapos na ata. So, wait lang natin. So, may questions po ba tayo about dito sa code? So, bali yung stateful widget is dineclare natin siya sa ibang file. Gumawa tayo ng another file. And then, saka na lang natin in-import sa main.dart file natin. And then dahil stateful widget siya, ibig sabihin may something na magbabago dito later on. So try muna nating i-run. Ayun, so ganun. So mapapansin nyo kanina sa ano sa main.dart file natin. Ang ginawa na ang nilagay nating theme is purple. So ganito yung itsura niya. So, yun. Yan. So, ngayon, gumagana na yung code natin. Ang gagawin na natin is, ang goal, ang task natin is, every time na kiniklik natin to, magbabago siya ng kulay. Itong blue. So, ganun. So, halimbawa, dito. So, dito siya mag-umpisa pag clinic. So, try muna natin. So, maglalagay muna tayo dito ng print. Para make sure natin na itong on-press is gumagana talaga. So, dito. Try muna natin. Click. So, control S. Yan. Yan. Ngayon, try natin i-click to. Kung makikita nyo, ni nagpapakita dito sa run natin. Na tab and yun, may epekto talaga yung run natin. Yan. And then, next na gagawin natin, ito, i-store natin siya sa variable. Kasi, yung variable na yun, yun yung magbabago-bago ng data. Okay? So, ito, i-store natin siya sa variable dito. Dito sa loob ng state natin. Ayan.
De-declare tayo ng color. Color, tas current. So, color na lang. And then, yung default niya is colors that yan. And then, ito yung gagamitin natin. So, parang same lang din sila. Yan. Yan. And then, dito, gagamit tayo ng if statement. Dito na natin gagamitin if statement. And then, gagamitin natin dito yung set state na function. So, parang set, pag sinabi natin set state, i-run niya ulit to, parang i-refresh niya ulit to. Pero, by that time, iba na yung value nito, itong color na to. So, parang ni-refresh niya to, pero itong color na to is iba na yung value niya. Okay? So, parang i-refresh niya lang tong buong, kung ano man yung ginagawa ng code na to, tong class na to, tong stateful widget na to. So, halimbawa, so i-check muna natin. So, if, so gagamit na tayo dito ng if, yan. If ano, pag yung color niya is, pag yung color na variable natin is equal to colors.blue and then, ang gagawin niya is ibahin yung color. Gagawin niya ang siguro colors.yellow. Yan. So, bali i-refresh niya to dahil niran natin yung set state na function, no? Ito. Ang gagawin niya, i-refresh niya to. Parang i-refresh niya yung stateful na widget natin, which is ito. Kung nakikita niyo, itong blue. Ito na to. Itong isbong scaffold. And then, by that time, iba na yung value nito kasi ito lang yung hindi magbabago. So parang ini-indicate mo na yung colors. Yung value nitong variable na color natin is yellow na. Pero same pa rin lahat. Ayan. Yun pa rin. Para kapag ano, pag yellow na siya, yellow na yung color niya, syempre ito magfo-false na to. Babalik na siya sa ano, sa blue ulit. Yun. So ganun. So i-set state niya ulit. So kapag ang na-detect niya is yellow na or hindi siya color blue, gagawin niya ng color blue. Ganun. So try natin. So, i-control S ulit natin siya. Or, ano? Ayan. Sir John Robert, nawala kayo, sir. Hello, Sir John Robert. Diyan pa kayo, sir? Yes, sir. Share ko lang po ulit yung screen ko. Okay. Sorry, nawalan ulit. Ayan. So, yun guys. Dahil dito sa set state, parang ito na lang yung i-refresh niya. Parang i-re-run niya ulit to. Pero, syempre, parang hindi niya na i-re-run ulit totally kung ano lang yung mga nagbago. So, katulad to, ang ginawa mo na dito, parang i-re-run mo ulit itong state na to, itong buong class na to. Pero sa pagkakataong yun, yung value daw ng color is iba na, yellow na. And then kapag na-detect nyo na hindi na siya color blue, ibabalik niya ulit sa color blue. Kasi ito mag-false na siya, mag-false na yung condition niya. So gagawin niya na ulit color blue. So parang ganun yung nangyari sa app natin. Parang ganito. Yan, nagbabago na ng state. Pero actually, nagbabago lang is yung value na itong variable natin na color.
So, ayun guys. May tanong po ba? Or, sino na pong nakagawa po ng ganito? Nagbabago-bago po yung kulay. Pa-type po ng one sa chat box. Ayun. So, galing. Nice. Galing po. Yun. So, ganun. So, nuggets. Intindihan naman po siguro natin. So, yun po yung sample ng stateful na widget. So, bali, ang ginawa pa po natin is itong stateful po na widget na to is ginawa natin siya sa ibang file and in-import na lang siya ng main.dart file natin. Kaya parang mas neat po yung code. And kapag may gusto tayong baguhin, yan, dito. Kumbaga, may gusto tayong iba, dito lang tayo mag-focus dito sa file na to. Yan, dito lang. So, ganun. Itong, bali yung secret ingredients dito is yung set state na function. Ito. Bali, ang sinasabi, ang purpose kasi nito is i-re-run niya ulit to. Ito, itong build, i-re-run niya ulit. So, parang iaano niya lang ulit. So, parang i-compare niya lang kung ano yung pagbabago from old to new. So, bali, ang nagbago lang is tong value na to. So, dati kulay blue siya. So, parang gagawin na natin siyang yellow. Ayan. So, ganun. Magbabago lang yung kulay niya. Sa output natin or dito sa pinapakita ng emulator natin, magbabago ng color. So, may any questions po ba? So may questions po ba ulit tayo? And then last, ay sige sir. Ay sige lang sir. Tanong ko lang sana kung may mga questions po sila. Go ahead sir, go ahead. Ayan. And then last po kung ano, bago po tayo mag ano out kasi 5 na rin po. Ituturo ko na lang po, i-discuss ko na lang po kung paano po to i-build sa APK para pag halimbawa po gusto po nating i-send tong app natin sa iba, pwede nating i-send sa through Messenger, ganun, through email. Pwede po natin siyang i-build sa APK para installable din po siya sa ibang ano natin, sa ibang phone or sa makakilala natin. Halimbawa, gusto nating i-flex yung ginawa natin or gagawin natin yan. So first is pumunta tayo dito sa build ito and then yung build APK. Then, actually, isang process din to sa pagde-deploy ng app sa ano yun, sa Play Store. So, bale, ang i-build natin is to lang APK or itong app, build app bundle. So, any sa dalawa. Pero pinaka-optimize ito, itong build app bundle for Play Store. Pero for ano lang, siguro send mo lang sa kaibigan mo, ganun. Gusto mo ipakita yung APK mo sa iba. Gusto mo ipa-install. Ito lang, build APK. So, try natin. Yan. So, wait lang natin habang nagbi-build. So, yan. So, wait lang natin. So, ganun guys. So, halimbawa, diba sa mga ibang app, pag may clinic tayong button, may magpapakitang dialog dito, may mag-appear, and then mag-input tayo ng something dun. So, ganun din yung isang gamit din ng ano, stateful widget. Ganun. And then, so, after natin mag-input, may magpapakitang message na, ayun, yung successfully, mga ganito, registered, or submitted, mga ganun. So, yun. So, under din siya sa stateful widget. And then, so wait lang natin.
Ayan, and then, ayun, tapos na siya. So, makikita natin, nandun daw siya sa may out, sa build up outputs Flutter APK and then up release. So, exit ko lang to. And then, makikita daw natin siya doon sa may build. So, tingnan mo natin yung build. Ayan, dito siya. And then, up outputs to Flutter APK. And then, up release. So, ito na yon. So, pwede na natin siyang i-copy. So, halimbawa, i-send ko siya sa ano natin. Sa natin. So, ilolocate muna natin siya. So, punta tayo sa yun, open in, explorer. And then, yan. So, halimbawa, pwede kong i-send dito sa ano natin. Oops. And pwede kong i-send sa ano natin, sa doon sa may ano natin. And then dito sa ano, Flutter Inspector. Ayan, so guys, yan, nag-send ng APK sa ano natin, sa ano. So, ganun lang kadaling mag-build ng APK natin pag gusto na nating i-share sa iba yung ginawa nating APK. So, ganun. Ayan, so. Sir John Robert? Yes, sir. Sir, baka pwede mo rin i-share po yung Dart file na lang po para ma-review din nila yung code later. Okay po, sige. So, dito siya sa my lead folder. I-send ko po yung dalawa pong Dart file dito po sa ano natin. Yeah. And so, pag may gusto po kayong reference. Ayun, so yun, so siguro hanggang dun muna, sir. Okay na. Okay, sir. Download ko lang, sir, para ma-send ko din sa email dun sa mga iba po. Sige, sir. So may questions pa po ba tayo, ma'am and sir? Okay po, so let us have an open forum na lang po for questions before we end our day to training. The floor is now open for questions and clarifications po. Chat na lang po or pa-comment na lang po. Or pwede po kayo mag-unmute ng microphone. Okay, sir. I think wala na po. So, link for the day to recording will be sent to your email po. Please do not forget to fill out our attendance form and also double check your email po
to avoid bounce back po. Kasi may kahapon po nag-send po ako ng Zoom recording, may mga email po kasi nag-bounce back. So please double check na lang po yung email nyo pag nag-fill out po kayo ng form po. Kung wala naman po kayo ma-receive na email or the Zoom recording po, yung recording natin is accessible anytime at the official Facebook page ng DICT Luzon Cluster 1. So the training will resume on Monday po, January 31, same time po ulit tayo from 1 p.m. to 5 p.m. And please be reminded po that we can only accommodate limited number of participants in the Zoom platform. So first to login will be accommodated. Kung di naman po kayo makapasok sa Zoom platform natin, extended naman po ang training via Facebook Live po ng the DICT Luzon Cluster 1 official Facebook page. Okay po, so kung wala na tayong mga questions or clarifications, that is the end of our data training in app development using Flutter po. Thank you very much for your participation po. Happy weekend and see you on Monday po. Thank you.